mag-radyo sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa East 30, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa East 30 na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa East 30, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa East 30 na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa East 30, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa East 30 na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa East 30, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa East 30 na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa East 30, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa East 30 na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa East 30, 630 kHz AM band.
i-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radio sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radio sa Istrenta na! DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan. Na DWPM Radyo sa Istrenta, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 801. Usapang light and easy. Light and easy. Sa oras na hindi busy. Na hindi busy. Match na match sa inyong hapunan. Pantanggal umay sa talakayan. Updated na sa balitaan. Panalo pa sa mga trending na chikahan. Real talk, real talk. Relation tips, relation tips. At mga payong kaibigan, kaibigan. Gering-gerian. Nina Ami Perez. Ami Perez. At Johnson Manaba. Johnson Manaba. Ang inyong mga kasalo. Kasalo. Daddy Johnson, giving ka. Magandang evening. Magandang evening! Changami! Easy! Ready, Chang, ha? In 3, 2, 1! Magandang evening! Chang, ikaw na! Uy! Ahabol po si Chang, ha? Nasa biyahe na ta. Papunta na ho. Magandang evening, Pilipinas! Kumusta ho kayo ngayong araw na ito ng Tuesday? Holiday! Samahan po ninyo pa rin kami ha hanggang alas 10 ngayong gabi. Maghahatid po tayo ng mga balita, impormasyon, syempre, public service. Mga kaserbisyo, tuloy-tuloy po ninyo kaming napapanood sa Sky Cable, Channel 26, sa Converge Vision Box, GSAT, Cable Link, Sinag. At syempre, sa 183 cable providers sa buong Pilipinas, napapanood din tayo sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. Naririyan po ang I1TFC at ng Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Mapapakinggan sa free radio sa 630 kHz sa AM band, DWPM Radyo sa Istrenta, dito po sa Metro and Mega Manila. Syempre, sa mga nakikinig po sa atin sa DWPM Radyo sa Istrenta, ha, walang traffic ngayon. Ingat kayo ha! Pwede rin niyo rin po kaming sundan sa ating mga socials, sa Facebook and Twitter. Ay magpadala kayo na yung mga SF-SF entry ha. YouTube channel, hanapin lamang po ninyo ang At Teleradyo Serbisyo YouTube channel at i-click po ang subscribe button. Saan mang panig po kayo ng mundo naroroon. O, kala nyo tapos na no, meron pa. Subscribe na now na para lagi ho kayo updated sa mga balita, impormasyon
at public service. Kaya muli, maraming maraming salamat sa inyong patuloy pong pagsuporta sa amin. Thank you dito po sa Teleradyo Serbisyo at sa DWPM Radyo sa Istrenta. Magandang evening! Good evening, Chang. Ingat sa biyahe. Hoy, sa ating SF-SF question for tonight. Akala nyo, tapos na naman ano. Sino ang itinuturing mong bayani sa buhay mo? Ayan, magandang tanong ngayon pong araw ng kagitingan. Kaya SF-SF na, padala po ninyo ang inyong mga sagot. Inyong mga SF-SF entry sa Teleradyo Servicio Viber number 0919-278-3000. Babasahin po natin mamaya inyong mga SF-SF entry. SF-SF! Mga balitang pinag-usapan, ating balikan. Anyari! Anyari! Sa oras po nating 8:04, narito na ang mga anyaring balita ngayon pong araw ng Martes, April 9, 2024. Pag-asa, bukas na makipagtulungan sa DepEd sa pagbalangkas ng alituntunin sa pagsususpinde ng klase. Bukas daw po ang Pag-asa na makipagtulungan sa Department of Education para bumalangkas ng mga alituntunin sa pagsususpinde ng klase dahil sa matinding init. Kasunod po ito ng rekomendasyon ni Valenzuela Representative Eric Martinez na Pag-asa na ang bumalangkas ng bagong class suspension protocol ngayong tag-init. Pero aminado po si DOSC Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development Dr. Marcelino Villafuerte II na limitado ang mga istasyon ng ahensya para mag-monitor sa sitwasyon dahil po dito ay kailangan anya ng tulong ng Pag-asa mula sa iba't ibang mga ahensya para sa pagbuo ng protocol. Anyari! Bagay, mahirap pa bang makakuha ng information sa Pag-asa ngayon? Parang hindi naman. Meron sila mga regular na advisory kung gaano ang init na i-expect natin halimbawa bukas. Siguro naman eh, baka naman kaya na ng DepEd. Sabi nga naman ng DepEd, meron na silang guidelines pero siguro eh, baka maging mas klaro lang para po sa lahat. Samantala, singil sa kuryente ng Meralco, tinapyasan ngayong Abril. Abay nanay, mga tatay, good news! Good news mga kaserbisyo dahil nagtapyas po ng halos 99 centavos kada kilowatt hour sa singil sa kuryente ang Meralco ngayong Abril. Ayon sa Meralco, resulta ito ng mas mababang generation at transmission charges. Katumbasan nila ito ng halos 200 pisong kabawasan sa April bill ng mga Meralco customer na kumukonsumo lang naman ng 200 kilowatt hours kada buwan. Paliwanag po ng Meralco, bumababa ng higit 36 centavos ang generation charge ngayong buwan dahil sa mababang gastos ng mga independent power producers at murang kuryente sa wholesale electricity spot market o WSM. Ang lakas pa naman ng konsumo sa kuryente ngayon. Gustuin man at hindi na ating mga kaserbisyo na huwag munang gumamit ng aircon, eh alin pipiliin nyo? Yung sobrang init pero kay medyo mas makatitipid sa konsumo sa kuryente or mag-aircon muna kayo pero pagdating ng bill, mas mataas. Oh, ang hirap. Oras, 8:07. Sabi ho ng Pulse Asia, 69% ng mga Pilipino ang pabor na gawin ng mandatory ang ROTC. 69% ng mga Pilipino daw ang pabor sa panukalang gawing mandatory ang Reserve Officers Training Corps o ang ROTC. Para po sa lahat ng mga kabataan, itiayin sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong December 3 hanggang 7 noong 2023. Inamission po ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa 69% ang sumasang-ayon, 26% ang strongly agree o lubos daw pong sumasang-ayon, habang 43% naman ang somewhat agree o medyo sumasang-ayon, 17% naman ang somewhat agree o medyo sumasang-ayon, 17% ang hindi raw sumasang-ayon, ayon, habang 14% ang hindi masabi kung sila ho'y sang-ayon o hindi pabor. Anyari! Inulit ko lang para mas... Ikaw ba, Monay, pabor ka ba sa ROTC? Mandatory? Tignan mo, hindi ka makasagot. Una na pong sinabi ni Zubiri na uunahin ng Senado ang pagtalakay sa panukalang batas sa muling pagbubukas ng sesyon.
Kasalukuyan pong nasa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang mandatory ROTC. Anyari? Hindi mo na inabot ng ROTC, no? Pabor ka ba? Ha? Daing pogi doon. Kaya nga pabor. Anong amin kasi, inabutan ko pa yan, pero after nung sa amin, wala na. Sabi nung iba, bumibili lang naman ng hopya sa ROTC eh. Hindi bilad lang sa araw eh. Pero kung seseresohin yung programa, maganda rin ho naman. Oras, 8:09. Mga balitang pinag-usapan, ating balikan. Anyari? Anyari? Tuloy tayo sa mga anyaring balita. Tatlong Indian nationals ang inireklamo po ang 14 na immigration officers. 14 na tauhan ng Bureau of Immigration ang inireklamo ng pagdukot at pangingikil sa tatlong Indian nationals sa Antique. Inihain po sa Pasay City Prosecutor's Office ang reklamong kidnapping, arbitrary detention at robbery extortion laban sa immigration officer. At samantala po nating puputulin ang programang ito para bigyang daan ng pagdating ni Binibining Ami Perez. Magandang evening, Chang! Magandang evening, partner! Nangyari? Ay, medyo nakatulog ng konti. Ayun. Ay, very good naman yan para makapahipahin. Pasensya na po, mga kasalo. Okay lang. Hi po, magandang gabi. Ano mang araw na ngayon? Ay, Martes. Martes! Ay, grabe natuloy. April 9. April 9. Oh, araw diba? Ng kagitingan. Holiday. Holiday. Oh, bukas din, holiday. Bukas, holiday din. Ay, masarap po talagang matulog sa naman. Paminsan-minsan. Minsan-minsan lang naman pagka-holiday. Oh, yeah. Ang dami anyari. Oo. Ay, parang sige. Bago yan. Yung alin? Yung ano mo, hindi ba? Ito? Binili ko lang kanina sa kaput. Hindi luma na to. Gusto mo bang palitan? Parang bago sa paningin ko, ah. O makintab lang. Pinunasan ni Kuya ano kanina eh, Papa Zam eh. Ay, gagaling talaga ni Papa Zam. Thank hello you. Po. Sige, Chang, huminga ka muna at maglalaba lang tayo. Na? Nawala. Mga balitang pinag-usapan, ating balikan. Anyari? Anyari? Ay, tuloy po natin itong reklamo daw ng tatlong Indian nationals sa 14 na immigration officers. Nagugat po ang reklamo sa pag-aresto sa tatlong Indian national dahil sa pagiging undocumented alien noong February 22. Ayon sa abogado ng mga biktima na si Attorney Boy Magpantay, humingi na 1,000,000 piso ang mga immigration officer para palayain ang kanyang mga kliyente. Bumaba sa 330,000 pesos ang hinihingi ng mga immigration officer pero hindi raw pumayag ang mga biktima kaya sila ikinulong at kinasuhan. Inihanda na rin ng tatlong Indian nationals ang isasampang reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa 14 na immigration officer. Kaugnay po niyan, makakasalo natin ngayong gabi si Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Sir Melvin, magandang evening po sa inyo. Si Johnson and Chang Ami, kumusta ho kayo? Hello sir, magandang gabi po, Sir Johnson at Ma'am Amil. Magandang gabi sa lahat po na nakikinig. Sir Melvin, nagkaroon ho ba ng sariling investigation ng immigration doon sa reklamo ng tatlong Indian? Opo, even before po ito, nag-file sila ng complaint nang na-receive ng ating immigration information relative to this incident. Kaagad nag-issue ng direktiba na magkaroon ng investigasyon regarding sa claim na mayroong extortion, no? Yan po ay nagkaroon po ng direktiba ang commissioner na kagad-agad investigahan. Opo. Bali, yun hong mga inireklamong immigration officer ay nasaan po sila ngayon? Anong status po nila? Sila po ay basically, we have to understand yung history nito, ano? Itong mga immigration officer, galing po ito sa ating intelligence kasi mayroon talagang mission order to conduct ng pag-verify regarding sa reklamo na narating na na-receive letter from our from the government ng Iloilo sa nire-reklamo nilang mga Indian national na involved sa nag-involve sila sa illegal na pagpapautang yung 5-6
Yung iba mentioned nga about sa kidnapping, drugs, at even sa police report na nagkakaroon na medyo mayroon ng mga pasaway ng mga Indian nationals doon sa mga lugar na yon. Kaya nag-issue po ang commissioner ng mission order related to this. Yun nga lang, may claim sila na nagkaroon ng extortion, and we welcome that naman para malaman din po natin kung talaga ay mayroong ginawa na hindi tama yung ating mga tawan. But basically, ang pagpunta po nila doon, mayroong pong basihan, legal basis, in terms po sa nakita ng ating mga tauhan, indeed, they are working na hindi tama yung kanilang visa. Opo. Kasama ho dun sa mission order ay ang pagmamanman dun sa mga Indian national. Sa Antique nga ho ba? Tama ho ba? Yes po, may sa Iloilo din po. Dalawa po ang inano nito na lugar. Opo, Antique and Iloilo. Pero ang tanong, bakit ho sa PASA inihain yung reklamo laban sa mga immigration personnel? I don't know kung bakit sa PASA ino, hindi ko pa nakita yung kanilang complaint. But we welcome whatever kung ano man yung final nila para malaman din po talaga natin what really transpired. But the immigration stands sa ating mission order na inilabas ng ating commissioner to comply and to answer din yung inisyo na sinulat ng provincial government ng Iloilo to conduct and verify sa mga nangyayari relating sa mga nationals na ito. Opo. So, una, ikaw mo merong legitimate na mission order from the commissioner, yung mga intelligence officer po ng Bureau of Immigration. Ang question lamang, kung talaga bang nagkaroon ng extortion or hindi, base dun sa reklamo ng tatlong dayuhan. Opo, yun pa ang tinitingnan. We welcome that naman kasi ang ating commissioner may direktiba talaga. If ever we are implementing yung ating mga mandato, dapat din nasusunod po yung tama at hindi inaabuso. Kaya kasama din po natin, we welcome that. But basically, we are implementing a legitimate order po. Opo, while the investigation is ongoing, yun hong inireklamo, anong status nila ngayon? Nasa floating status ba o paano? I haven't yet checked, no? Kasi medyo ngayon, holiday ngayon, walang office. But we can inform you kung ano man yung estado. Usually, ang nangyayari kasi, if indeed nakita natin may mga may basihan yung kanilang reklamo, nagkakaroon po yan na sila po ay nilalabas po sa kanilang opisina, they are being reassigned na para hindi naman maapektuhan ang investigasyon. Yan po ang protocol po natin na sinusunod ng ating immigration. Sir Melvin, laman na ho ba ninyo or meron na ba kayong information kung yung tatlong inireklamo o nagre-reklamong Indian national ay dokumentado ang kanilang pananatili din sa Pilipinas? Ano bang violation po nila bukod dun sa binanggit mong nagpapautang ng 5-6? Nakita po natin kasi though may sinasabi na sila ay holders ng 9G visa, no, this is a work visa. However, we have to understand, ito bang work visa nila? Kasi mayroon niyang mga sponsor na company. Nang tinignan ng ating mga tauhan, hindi sila nagtatrabaho sa kampanyang dineklara sa kanilang 9G. Peke yung kanilang company na present. Ibig sabihin, may problema yung 9G because supposedly very specific kasi yung work visa. Anong company ka nagtatrabaho? Ano ang trabaho mo? Wala naman sigurong 9G visa na ang trabaho mo ay pagpapautang. Wala po yan. Hindi po yan sakop. Ibig sabihin, there is a problem on the 9G visa. Yan po ang tinitingnan natin. Hindi porke nagkaroon ka ng 9G visa na automatic, kaya bine-verify po natin. Yan po ang tinitingnan natin. If you can recall, even sa mga nangyari sa mga Chinese na nagkaroon ng 9G visa, pero tinignan mga peke yung kanilang company, kaya nag-recommend nga yung ating ang ating commissioner na to conduct investigation kung sinong mga officer na ito na nag-issue ng 9G visa. But yung tatlong yan doon na nakitaan natin na yung kanilang company na nagsasabi na nag-sponsor sa kanilang 9G ay peking company. Opo. So ang sa madaling sabi, Sir Melvin, hindi habol ng Bureau of Immigration
na papanagutin yung tatlo dahil sa pagpapa 5-6, kundi hindi akma yung 9G visa na inissue o inirequest nila from the Bureau of Immigration dahil iba yung kanilang talagang actual na trabaho. Ganun. Tama po kayo. Yan po ang kaya tinitingnan natin yung hindi sila properly documented, considering na may hindi tama doon sa kanilang company or kanilang nature ng trabaho supposedly na nasa kanilang visa. Pag ho ba nag-a-apply ng work visa ang sinumang dayuhan, binabanggit ba nila kung anong specific na trabahong gagawin nila sa Pilipinas? Dapat bang ganon? Yes, Todd. Specific po yun. Ano yung company, ano yung nature yung trabaho mo. Kasi tinitingnan din po doon na dapat yung trabaho, walang mga Pilipino, mga kababayan natin na maaagawan nila. Yan po ang nagiging rason bakit very specific yung nature yung trabaho doon sa kanilang visa. Kaya nang tiningnan ng ating mga immigration personnel, ito ay hindi sang-ayon or akma sa kanilang dinikdarang trabaho, sa kanilang visa, at saka yung company na nag-sponsor ay hindi non-existing at hindi doon sila, wala doon. That's seemingly peke. Oh, pero ang tanong siguro sa Melvin, kung ganun ho pala na peke yung company na sinasabing nag-sponsor doon sa tatlong Indian National, bakit nabigyan ng work visa yung tatlo? Yan po ang tinitingnan natin na iniimbestigahan bakit nagkaroon sila ng we don't know, baka during the time na nagtrabaho nag-apply sila hindi nakita yan, kaya ngayon nang nagkaroon ng verification at nandoon na nag-check na sa area na dineclare sila na doon sila nagtatrabaho at hindi pala doon nalaman na hindi akma yung kanilang ginagawa at sa kanilang declaration doon sa kanilang visa. So Sir Melvin, paano po ito kung halimbawa may reklamo yung tatlo at mapatunayan po ninyo na meron silang naging violation sa immigration laws ng Pilipinas, sila ba ay i-deport or pending yung kanilang reklamo laban doon sa 14 na immigration personnel, dito muna pa rin sila sa Pilipinas? Kung ang sa kanila, kung wala namang kaso sa kanila, no? Yung mga accused na yung mga Indian nationals na sasampahan natin ng deportation case, kung walang magbigay yung clearance yung korte o di kaya yung NBI, then we will implement yung ating deportation case kung sila ay mapatunayan na talagang dapat i-deport sila. Dahil even before we implement yung mga deportation order, nagkakaroon po tayo ng clearances from the court o from the NBI. Ay paano po yun? Kung meron silang pending na reklamo laban sa mga immigration officers, meron pa ba silang rason para manatili sa Pilipinas kahit kung halimbawa lang halalabas na meron silang naging paglabag sa batas po natin sa immigration laws? I don't know in terms sa proseso nito, no? Kasi ang alam ko lang dito, hindi sila yung accused, no? Ang inaakusa dito yung ating mga tauhan. However, considering na sila ang nagko-complain, maybe I don't know what would be the result, no? I'm not, actually I'm not a lawyer. However, pwede nating ma-akyat natin sa ating legal o di kaya kung may order naman po yung korte na sila ay manatili dahil sa may kasong isinampa sa ating mga tauhan, ang ating opisina naman po ay magko-comply. Opo. Siguro Sir Melvin, paalaala na lang po ninyo sa mga immigration personnel po ninyo na nagsasagawa or nai-issuehan ng mission order para hindi na humaulit yung ganitong klase ng reklamo na hindi naman natin sinasabing nagkaroon nga talaga ng extortion, pero hintayin natin yung result ng investigation. Tama po, ang ating commissioner may very strict directive sa ating mga tauhan na to ensure pag tayo may mga mandato na ginagawa, we implement orders na dapat nasusunod yung protocol. We are also encouraging people, kung sino man yung publiko, if may nakita kayo na hindi tama yung ginagawa ng ating mga tauhan, you inform us. You can email us sa xinfo@immigration.gov.ph o di kaya tumawag sa ating hotline sa 8465-2400. Yan po ang direktiba ng ating commissioner to ensure na lahat ng trabaho na ginagawa, dapat ito ay nasusunod ng ating standard operating procedure. Alright. Sir Melvin, maraming salamat sa oras at sa pagsagot sa aming tawag kahit na po holiday. Ha? Magandang gabi't mag-iingat po kayo.
Magandang gabi po. Maraming salamat sa buhay po kayo. Thank you. Si Ginoong Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Oh, maraming salamat po, sir. Nakaka-ano din yung mga kaganapan na yun. Dapat eh, kasi mapatunayan yung reklamo ng tatlong Indian laban dun sa 14 immigration personnel kung talagang nagkaroon na extortion, panagutin. Pero kung hindi naman dokumentado yung dayuhan, ay i-deport. Pabalik sa kanila. Kasi parehong may problema. Pareho. Dapat ay investigahan. Yes. Kaya antayin natin ang mga susunod na kabanata. Mm-hmm. Oras natin, 8:24 na po tayo ng gabi. At para sa ating SF-SF, ang tanong. Sino ba ang itinuturing mong bayani sa buhay mo? Ikaw, SF-SF. Sino, partner? Parang, syempre, yung magulang ko. Magulang. Yung misis ko, gano'n. Yes. Yung mga taong nag-aasikaso sa buhay ng buhay, may buhay ng may buhay. Hindi, yung nag-aasikaso ba sa atin? Yes, syempre. Nag-aasikaso sa mga anak namin. Totoo. Mm-hmm. Diba, yun ang mga bayani talaga. Yung mga araw-araw na nag-aabot ng kape sa atin. Oo, sila. Kagaya ni Papa Sam. Wala pa tayong kape dyan, Papa Sam. Okay, si Martin, nakasama namin sa It's Showtime. Wala bang papansit si Martin? Wala eh. Walang pa-hotdog. Diba, madalas sa hotdog. Syempre, bukod yan sa mga magulang natin, na talagang bayani natin, yun ang mga unang tinitingala natin, diba? Ayan, siya mga teachers natin. Diba? Sino pa? Ikaw, Chan? Sino ba sa'yo? Ay, syempre si Papa Carlo din, ang tatay ko. Ayan. Papa Dal. Mga bayani. Papa Dal. Ano nang kinakanta ni Papa Dal ngayon? Meron siyang bago, nakakatawa, na ubo pa eh habang kumakanta. Fly Me to the Moon naman ang mga kinakanta ngayon. Mga ganyan. Diba, mga ganyan, mga hirit. O kayo po mga kasalo, sino po ba ang naituturing ninyong bayani ng inyong buhay? Ipadala na po ninyo ang inyong entry sa aming pong Teleradyo Servicio Viber number 0919-278-3000 at sa X pwede rin po Chang Ami P at Johnson Manabat. Magsasagot. Babasahin po namin na inyong mga sagot mamaya dyan. Yes, kaya abang-abang lang po sa pagbabalik ng Kasalo! Magandang evening! Ami Perez at Johnson Manabat, ang inyong mga kasalo. Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-graduate sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta. Para ang ganda sa ng mamamayan, ating usapan din ngayon na dahil swak na swak, may mag-uugnay sa mga sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable, I1TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Servisyo YouTube channel, sa Sky Cable, I1TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo. May trending ngayon. Trending ngayon. Talaga ba? Talaga ba?
Nagbabalik po ang kasalo at eto na ang ating mga trending balita ngayon pong araw ng Martes. DOH, wala pa hong naitatalang bagong kaso ng anthrax sa bansa. Wala pa nga hong naitatalang bagong kaso ng anthrax sa kabila ng outbreak ng sakit sa Laos. Ang anthrax po ay sakit dulot ng isang bakterya na karaniwang nakakaapekto sa mga alagang hayop gaya ng kambing, baka at kalabaw. Sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, dati nang nakapagtala ng anthrax sa bansa at karamihan ay mula po sa Cagayan at Isabela region na nanggagaling sa dumi ng kalabaw. Kaya ang payo po ni Herbosa sa mga magsasaka, huwag tapakan ang mga madumi na, or mga dumi ng kalabaw o baka at magsuot ng bota lalo na kung may sugat sa paa at maghugas ng paa pagkatapos. Nung nakaraang buwan, nasa 50 tao na ang napaulat na nahawahan nga po ng anthrax. Kaya mag-ingat at maging malinis. Sabang hindi mo naman talaga tatapakan yun eh. Oo eh. Talagang iiwasan mo yun. Ay, pasintabi po sa mga kumakain. Yung araw, Chang, ang sa estudyante sa elementary, yan ang assignment namin sa teacher sa gardening. Na magdala kayo ng ganyan para pataba sa halaman. Pataba sa halaman. Totoo naman, talagang pataba siya sa halaman. Pero parang napakaraming ang bakterya doon at kung ano-anong mga siguro tumutubong mga ano. Kaya mahalagang, yung bota rin natin, siguro bago, kasi yung iba, hanggang loob ng bahay, pinapasok yun. Hindi, dapat hindi sa po, lang. Sa labas lang ng bahay, tapos hugasan ng tubig, sanitize. At hugasan na rin ng paa at i-sanitize. Ingat kaya, po, ingat po. Samantala, apat na Pinoy boxer ang sasabak sa matinding training sa Amerika. Sasabak po sa matinding training sa Amerikang apat na Filipino boxer bago ang huling Olympic qualifying tournament sa Thailand sa Mayo. Magsasanay sa U.S. Olympic Training Center at lalahok sa 2024 USA Boxing Multinational Tournament sina Tokyo Olympic Games silver medalist Carlo Paalam, si Rogen Landon, Christian Pitt, Lorente Hergy Bakdayan. Kaya good luck sa ating mga boksingerong Pinoy. Husay, good luck po sa inyo. Galingan niyo ha, mga pogi. Gagalingan, syempre. O, ito, speaking of gagalingan, ay talagang ginalingan nga po dahil ang Beanie inanunsyo ang day 3 ng Beanieverse Concert. Overflowing nga po ang suporta sa Beanieverse Concert ng Nation's P-Pop Girl Group na Beanie. Dahil not just day 1, day 2, but aabot pa ito sa day 3. Yes, you heard it right. Dahil nga sa todong suporta na ibinigay sa Pantropico Hitmakers, yung day 1 ay in just 2 hours ay sold out na. Kaya to return the love sa kanilang mga Blooms fans, ay kanina pong 3 p.m. nag-open ang ticket selling, sabay na ang day 2 at ang day 3 para po sa 3-day Beanieverse Concert sa New Frontier Theater happening on June 28th. 29 at 30. At alam nyo bang, sold out na rin po ang day 2 at day 3. Dahil nagtanong ako, para sa, meron din akong mga kamag-anak na gusto silang mapanood, ay wala na. Ubus na ang ticket. Naku po. Baka dapat sa susunod, sa Araneta Coliseum mas na sila. Malaki, no? Para mas malaki. Diba? Pero sa dami naman din ng araw, no, talagang bibilib ka din sa Bini sa, yes, sa lakas ng benta ng tickets. Oo, at diba, sa mahabang panahon, inakita naman talaga natin kung paanong nagtrabaho at talaga namang nagsumikap yung mga girls diba natin sa Bini. Nung nasa morning show nadaanan pa tayo, yung training nila, yung practice yung sa dance. Tapos yung discipline sa pagkain nila, sa pagtulog, hindi ba? Tapos ngayon sa pag-alaga ng bosses din nila, eto na. Eh, tingnan mo naman, inaanin nila ang kanilang pinagpaguran nung yes, araw. Yes, kaya nakakatuwa. parang akala mo naman yung nung araw, ang tagal-tagal. Parang mga 3 years ago lang yun, ano? Congratulations diba? Sa Maloy, kina Joanna at sa lahat Ng Beanie. Tsaka tuwang-tuwa mga Blooms kay Mika, ngayon. Lahat ng, nakasuporta ang mga Blooms sa kanila. Kaya abangan natin ang kanilang concert na yan. Good luck, girls! Samantala, sa ating pagbabalik, naranasan nyo na rin po ba noong makinood sa kapitbahay dahil wala ho kayong TV o kuryente? Ay, oo, nung araw. Nung araw, tsaka. Na-experience namin nung araw, di ba, naalala ko every Friday noon, merong palabas na katatakutan eh.
Eh di syempre, wala kaming TV. Oo. Makikinood ako sa kapitbahay namin. Ay! Ang dalawang kanto pa layo nun. Ay, tapos maglalakad kami, ka mag-isa. Sa labas lang kami dahil hindi naman kami pinapapasok. Bubuksan lang nila yung bintana. Oo. At di pag uwi, bahala na si Batman. Dahil nakakatakot. Nagtatakbuhan kayo pa uwi. Eh ginusto mong manood ng mga nakakatakot. Nakinood ka. Bahala ka umuwi. Ano yung TV nun? Yung parang tinutupi pang ganun. Sinasara pa yung kahoy. Oo, yung kahoy. Tapos yung ano, yung pag-dipihit. Wala pang remote channel. Oo. Ganon din ako nung bata. Hindi pa maganda ang kulay. Black and white pa rin yan, ano? O may colored? May colored na nung time na yun. Doon na ako sa colored. Ako din naman. Parang kung makatingin ka sa akin, parang black and white yung akin. Ito na. Grabe siya sa akin. Mapapatrobak po kayo sa kwento ng magkapitbahay sa Southern Leyte na sabay-sabay pa rin hong nanunood ng palabas sa telebisyon sa isa nilang kapitbahay. Ang cute naman. Yan po ang kwento nga abangan natin sa Talaga Ba? Sa pagbabalik po yan ng Kasalo! Amy Perez at Johnson Manamang, ang inyong pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-graduate sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-graduate sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa East 30, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa East 30 na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, Istrenta sticker at hanggang 630,000 inclusive of tax ang maari po ninyong mapanalunan. Kaya punta na mga kaserbisyo. Safe trip! Hatid ng Radyo sa Istrenta at Teleradyo Serbisyo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 187448 Series of 2024. May trending ngayon. Trending ngayon. Talaga ba? Talaga ba? Ay, talaga ba? Trending na trending nga po ito dahil sa bayan ng Hinundayan, Southern Leyte. Mapapathrowback nga po kayo sa mga memories noon dahil uso pa rin sa kanila ang makinood sa TV ng kapitbahay at
sabay-sabay nga po na manonood ng Iisang Palabas. Ito ang masayang ibinahagi ni Clymar Von Zabala sa kanyang social media. At ang kwento niya ay nagbabakasyon siya noong araw na iyon sa bahay ng kanyang lola sa Southern Leyte at doon nga niya na witness na tuwing tanghali at pati na rin sa gabi. E may mga bumibisita ang kapitbahay at kaibigan ng kanyang lola para makinood sa telebisyon. Tuwang-tuwa naman siyang nakita na nagkakatuwaan din ang mga matatanda sa kanilang bahay habang sila'y nanonood. Naisipan naman niya itong ibahagi sa kanyang social media at guess what, talagang trending dahil umabot po sa 1.3 million views ito sa TikTok. At para kwentuhan po tayo tungkol dyan, makakasama natin via Zoom si Clymar Von Zabala, ang apo po ng may-ari ng bahay. Hi Clymar, magandang evening. Welcome sa Kasalo si Chang Amito with Daddy Johnson. Hi Clymar. Good evening po sa inyo po. Good evening. Ano bang nickname mo Clymar? Marmar? Von po. Von? Ay, Von. Hindi inuulit ha, isa lang. Von. Opo. Von. O, kailan ka ba nagpunta sa inyo sa bahay ng lola mo? Ano po yun, last week po ng February po, mga February 22 to March. Ganun po. Ah, March 1st. So doon ka na parang inabot ng Holy Week, ganun ba yun? Hindi po. Hindi. Parang last week ng Feb hanggang first week ng March lang po. Ah, before Holy Week yung naging bakasyon mo. Eh, bakit yun ang pinili mong petsa na ikaw ay magbakasyon doon? Nakikialam sa siya kami eh. Yun lang po yung na-approve na leave. So, and tinake advantage ka na pa umuwi na lang ng probinsya. Ano pangalan ni Lola? Ano po, Chufila po. Teofila sa bahay. Teofila, si Lola Teofila. So, sino ang kasama niya sa bahay, Von? Ngayon po, yung tita ko lang po. Oo, so dalawa sila. Ah, tatlo. Tatlo, kasama po yung anak niya. Oo. Oy, paki-describe mo naman sa amin yung sitwasyon doon sa inyo sa Hinundayan, Southern Leyte. Yung siya ganun ka city talaga, hindi rin siya ganun kasikat. Liblib lang din. Oo, medyo liblib. Maliit lang siya. Oo. Nasa tandang dulo na po siya ng Southern Leyte po. Oo. Bon, kaya ganun na sama-sama pa rin nanonood? Dahil ba ang mga ibang kapitbahay ay wala rin sariling TV? O talagang ang kagustuhan lang ay magsama-sama pa rin? Para masaya. Para happy. Actually, wala talaga silang TV. Kaya sa bahay po sila nakikinood po. Oo. Eh nung time na yun, nakinunan mo ng video, gabi ito? Gabi po, opo. Oo. Anong pinapanood nila? Yung Keiko Martin, yung Batang Quiapo. Batang Quiapo. Si Tanggol, pinapanood nila. Tapos, ilan yung nakikinood na kapitbahay? Sila-sila lang din po. Tapos may mga bata rin po yung mga kasakasama po nila. Ang mga kapitbahay ba ay parang, siyempre, probinsya ito, no? Medyo malalayo pa rin. Hindi gaya din sa magkakapitbahay na halos dikit-dikit ang bahay. Ganun ba sa probinsya nyo? Medyo po, opo. Layo-layo rin po ng konti. Ibig sabihin, Von, talagang dinadayo pa nila yung bahay ni Lola Chofila para makinood. Ikaw ba ang nagagalo ng TV kay Lola? Actually po, yung TV na yan, galing po sa kapatid niya po. Niregalo niyo po sa kanya. Ni-request ba talaga ni Lola Teofila yan? Actually, may TV sila dati. Pero yung TV nila, yung sobrang luma na TV. Yung ano pa sa likod. Yung may cabinet pa. May cabinet sa likod. Kaya binilan po siya ng last time uwi sa probinsya. Ito flat screen na nga eh. Modern na eh. Pwede nang mag-YouTube. Opo. Smart TV na rin siya. Opo, smart TV na po. Si Lola Chofila. 77 po. Batang-bata pa. Libangan na lang din ang panonood ng TV. At yun talaga yung kumbaga happiness nila yung manood. Pagka ganun, Nakanino remote. Nakanino ang remote control? Sino ang masusunod? Wala po. Paggabi po talaga nakasedin na po siya sa palabas ng Kapamilya Channel po. Hanggang matapos ng Yung show. Hanggang ang tawag dito sa dulo, yung That by Me Love po, maalas ng juice. Si Bingo tsaka si Ling. Yun, sunod-sunod, talagang nakatutok si nanay. Pagka ganyan, yung mga kapitbahay ba nagdadala ng mga merienda o mga snacks? Dahil nakikinood sila kay Lola eh. Wala po, pero last time po, namuwi ako.
ayun, dinilan ko sila nung parang chicha para makikensya inin sila. Mga chicheria, binili mo sila. Uh-huh. So, nung nakita mo, nung bago mo sinut yung, bago mo sila kinuna ng video, ano yung naging pakiramdam mo nung nakita mo na, ah, ganito pa rin pala yung sitwasyon, masaya pa rin na nagsasama-sama, nanonood kami ng TV together? Medyo na nag-reminisce din po kasi yung ilan sa kanila, sila din po kasi yung kasama-sama ko nung bata. O, pa, manood din po TV. Opo. Tapos na pagkwentuhan namin dati, parang na ano na, ganito din tayo dati. Ganyan. Oo. Ano yung paborito niyong pinapanood noon nung bata ka? Mga palabas din talaga ng Channel 2 eh, kasi doon talaga yung... Oo, doon na nakapix na hindi na nag-iba yung channel. Opo. Yung kasi talas na ano doon. Oo. So si Lola, eh talagang malakas na malakas pa. Eh talagang yung mga paboritong shows niya ang dapat eh masunod na napapanood, ano? Opo, ganun po. Naikwento mo ba sa kanya, Von, na in-upload mo to sa TikTok at marami siyang naging views at naging trending? Umabot ng ilan? 1.3 million ang views. Congrats! Opo, napanood na po niya kasi yung tita ko po na actually di ko po in-expect na mag-viral siya. Mm-hmm. Kasi lang ganun nga po, na panood na po nila, sila-sila din po mga nandyan na panood mm-hmm. nila. Natuwa din man po sila sa mga ano, comments po, ganun. Oh, eh kita mo talaga si Lola, nasa gitna siya talaga eh. Siyang ano, nanonood. Yan ang pinakamagandang pwesto ng pananood. Oh, diba? So talagang may ano ba, may cut-off ba? O yung may oras ba yung panonood ng mga kapitbahay? Anong oras ba sinasara ni Lola Teofila? Ang pinilakantado. Oo, yung pinto at saka yung mga bintana para hindi na sila makapasok. Hindi po, parang sa huling palabas po ng ano, ABS dyan po, magsisiuhian na rin po talaga sila kasi nila talagang tinatapos. Tapos sa umaga, anong oras kayo nagsisimula? Yung mga kapitbahay nyo dumarating para makinood? Mga ano po, tanghali. Mga palabas ng ano po, mga sa tanghaling palabas po. Oo. So pag tanghali, nanonood na sila ng show time. Yan. Mga ganyan po, opo. Oo. Eh talaga naman, oh, tinan mo yung mga upo ng mga kapitbahay, eh talagang enjoy na enjoy sila. Diba? Enjoy na enjoy. Eh hindi mo ba namimiss yung buhay probinsya, Von? Ah, syempre po, namimiss. Kaya po if may time, if may na-approve na mga leaves, ganun po, talagang first stop po talaga is umuwi na lang muna ng probinsya instead of like... Saan ba nagtatrabaho si Von? Dito po sa Taguig po. Taguig. Oo. Ay di, syempre, ibang-iba yung buhay dyan kasi puro building, diba? Puro ilaw, puro ganito. Masarap din talaga yung paminsan-minsan uuwi ka ng probinsya, marirelax ka. Oo. Doon ba may maririnig ka pang kuliglig at saka toko, Von? Opo. Opo. Every night po. Kasi ano pa rin po siya. Gano'ng katagal ka nang nagtatrabaho dyan sa Taguig? Mag-1 year pa lang po. Ah, so sino kasama mo? Mag-isa ka lang ba or kasama mo parents mo or kapatid mo? Parents ko po. Ayun naman pala. Talagang dalaw-dalaw lang sa mga kamag-anak sa probinsya. Sa probinsya. So, ang next na dalaw eh sa susunod na ma-approve na leave. Ganun na nga po. Kamusta mo kami kay Lola, ha? At talagang masayang-masaya siyang nanonood, sabihin mo in-interview ka namin. Opo. Oh, baka meron kang gustong i-shout out, Bon. Batiin mo no. Yung doon sa Leyte. Oo. Kumusta po kayong lahat diyan sa Leyte? And sana makitumanood niyo to. Dito na alam actually. Sa Leyte, Waray. Bisaya. Bisaya. Oo. Nako eh, shout out po sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan sa Leyte at sa mga kamag-anakan ni Von, ang mga Zabala family dyan. Maraming salamat, Von, ha. Mag-iingat ka. Thank you. Sa susunod na magbakasyon ka, mag-upload ka ulit, ha. Sige po. Thank you po. Thanks, Von. Thank you. Yan po si Clemar Von Zabala, ang apo ng may-ari po ng bahay na si Lola Teofila na nagpapanood
sa mga kapitbahay na nag-trending. Oo nga, kasi 1.3 susulitin nga million. Naman siguro kung medyo malayo-layo ang bahay, abay hanggang totoo. May palabas ay di sige lang ng sige. Oo, eh, pero kung ako yung kapitbahay ni Lola Teofila, eh di ba every other day magdadala ako ng iba't ibang mga pagkain. Butong pakwan. O, kaya ano, di ba parang hindi ka naman sinisingil sa kuryente eh. Oo, libre ang panonood mo, di magdala ka ng konting merienda. Yung iba, dati nagpapabayad tayo ng piso-piso nung araw. Ah, talaga? Kasi meron? Siguro nga, may bayad din sa kuryente. May konsumo sa kuryente. Totoo din. Oo. Para naman may pakinabang din ng mga totoo. Para naman ano. Kaya nga dapat, magdala na lang ng mga, sabi nga ni Von Chicha. O kaya nilagang kamote. Ayan, oh, masarap. Ano nilagang pa? Itlog. Nilagang itlog. Healthy pa. Ano kamoting pa? Kahoy. Ayan, o. Oh. Ngayon eh, pag medyo mainit-init, saging na sabasa, oo, na may yelo, gatas, o. Oh. Para masaya din si Lola Teofila, di ba? Nako, eh, I'm sure marami pa rin po sa ilang mga probinsya ang ginagawa yan. Masayang bonding kasi. Oo nga. Di ba? Kahit pa paano. Nakikilala mo yung kapitbahay mo, hindi ka inaaway. Tsaka pwede mong pagbilinan ng kuhalimbawa, Amare, pumunta muna ako sa bahay, bibili ako ng ganire. Oo. May pagbibiling ka ba? Oo, di ba? Pero bantayin mo yung bahay namin. Oo. Bantayin mo yung TV natin. Magulat ka, nanonood lang sa loob ng TV. Masaya. O para po sa ating SF-SF, 8:49 na po ang oras natin. Ito po ang ilan sa mga sagot ng ating mga kasalo. Sabi po ni Rosalinda ng Mandaluyong, good evening Chang and Daddy Johnson. Maligayang araw ng kagitingan, lalo na sa ating mga bayani at mga bagong bayani. Ang itinuturing kong bayani sa buhay ko ay ang aking tatay na lahat ata ay kanyang isinakripisyo para sa aming magkakapatid. Mabigyan lang kami ng magandang buhay. Isa po siyang OFW na taon bago umuwi. Ni hindi nga namin nakasama si Papa sa paglaki namin. Kaya saludo talaga po ako sa tatay ko. Uy, oo nga, mabuhay po ang ating mga OFW. Lalo na yung mga inip. Nanay at tatay. Oo, at yung lungkot. Oo, sabi nanay. Ni ano tiyang sa ex, si Roland Christopher. Parang bagong pangalan si Roland. Hi, Roland. Oy, welcome sa kasalo, Roland. Ha, sabi niya, good evening po, Daddy Johnson and Chang Ami. Happy Kasalo Tuesday. Ang entry ko po sa SF-SF question ay ang mama ko ang itinuturing kong bayani sa buhay ko. At pa-shoutout daw kay Kuya Glenn Tenusan and Brother Edward Gakusana and Brother Topher Alimon. Yan, mga hello, hello po sa inyo. Thank you for watching. Ito mula naman kay Greg ng Marikina. Good evening, Chang and Daddy Johnson. Ang itinuturing kong bayani ng buhay ko ay ang taong kumupkop sa akin at nagpaaral kahit di ako tunay na anak. Uy, ang galing naman. Binigay nila ang buhay na deserve ko at walang iba kundi ang tita at tito ko. Nakuha, hello po sa tito-tita ni Greg ng Marikina. Uy, Chang, marami daw nanonood sa atin ngayon dyan sa Baler, sa Aurora. Siguro mga nakabakasyon nito, no? Uy, hello po. Ay, sa mga nagbabakasyon po dyan sa Baler, Aurora, pinababati ho kayo ni April Durigo. Nanonood daw sa atin sina Ate Kathy, si Ate Inday, si Jovi. Nandyan po sa Baler, Pleasant Guest House sa Baler sa Aurora. Ingat po kayo dyan. Ingat! Enjoy. At enjoy your vacation. Ito mula naman kay Lilia ng Pasay. Sabi niya, good evening Kasalo Tandem at happy day of valor sa ating mga national hero at mga hero ng buhay natin. Isa sa mga hero ng buhay ko ay yung security guard po sa work na pinapasukan ko dahil talagang bukod sa dedication niya sa work, yung asikaso niya sa aming mga employee ay sagad-sagad. Oy, naku, ang galing naman ni Lilian. Sabi thank you, ni thank you. Nona Damian, kasalo SF-SF entry, hero for me, for life, I see Papa God. Matsala, love you, sabi ni Nona Damian. Ito naman mula kay Lucas Madamba. Hello, Sir Johnson. And Ma'am Ami, ang tinuturing ko pong bayani ay ng aking buhay ay si Lord God, Blessed Mother, Divine Mercy at ang powerful saints dahil sila ang mga nag-guide sa akin araw-araw sa buhay. At isa pang itinuturing kong bayani, hindi para sa aking buhay kundi para sa kalayaan ng ating bayan, yung mga bayani na nagtatanggol sa ating kalayaan noong World War II at noong isinakop ng ang Pilipinas ng mga dayuhan. Thank you, Lucas. Sabi ni Elsie Balion Florentine, gandang evening, Chang Ami and Daddy Johnson. Ang greatest hero sa buhay ko ay ang tatay ko, my wind beneath my wings. Kaso, wala na po siya, nasa heaven na. Oh. Sabi ni Elsie.
Ito naman si Bev H. ng Canada. Sabi niya, kasalo sa trabaho pa rin, team replay later kasi may internet problem pa. Naku, baka nakorrupt ng dahil sa eclipse yesterday afternoon. Ay, nakita kasi nila sa Canada yon. Ito, shinare nga niya yung picture that was taken by her daughter nung total eclipse, total solar eclipse kahapon. O, kasi yung pamangkin ko din nga, nandoon sa Amerika, nakita rin nila. Yung engineer mo siya, ang gaganda rin ang makakuha nila sa solar eclipse, no? Yes. Sabi naman ni Rosalinda ng Mandaluyong, good evening siyang Ami and Daddy Johnson. Maligayang araw ng kagitingan, lalo ro sa ating mga bayanit, bagong bayanit. Tinuturing daw niyang bayani sa buhay niya, yung kanyang tatay. Na lahat daw po yung binasa mo kanina, kayang isakripisyo para sa kanilang magkakapatid. Mabigyan lang daw sila ng magandang buhay. Kaya saludo sa kanyang tatay at sa mga tatay. Ay, nabasa mo na ba itong kay Louis Basco? Hindi pa. Ayan, sabi niya, Happy National Valor's Day po sa inyong Ninang Chang and Ninong Johnson. Dapat po pasalamatan yung mga bagong bayaning frontliners. Yes, totoo naman, na nagsilbi para sa bayan. Salute po sa mga manggagawang Pilipino sa loob at sa labas ng bansa. Si Greg ng Marikina, sabi niya, good evening, siyang Ami and Daddy Johnson. Ang itinuturing niyang bayani ng buhay niya ay yung taong kumukup sa akin. Ah, si ayun pala yun. Mm-hmm. Yung hindi tunay na anak pero kinukup siya at binigyan daw ng buhay na deserve niya. Ayun. Ito naman, binabati lang natin ang happy, happy birthday. Ang mga may birthday ngayong araw na ito, si Bing Ramos, si Jobert Navalio. Ay, si Attorney. Happy birthday. At ganun din kay Dagang Vilbar, happy, happy birthday. At syempre sa aking kaibigan at kumare na si Bing Loisaga, happy, happy birthday, Bing guy. We miss you and we love you. Happy, happy birthday. Si Mike Navalio, oo nga, birthday din pala. 31 si attorney. Na siya. No, 32. At 32. Happy, happy birthday ho sa mga nagbe-birthday po ngayon. At ingat ho kayo kung saan man ho kayo nagbabakasyon. Enjoy dahil meron pang bukas. Holiday pa rin bukas eh. Uy, holiday pa rin nga daw. Idil Fitr para sa ating mga kapatid yes. na Muslim. So, kaya mga estudyante ay enjoy na enjoy dahil naka-relax mode lang sila. Kaya sa ating mga kasalong nakatutok po ang ating SF-SF question ha. Ano po ba or sino po ba ang tinuturing mong bayani sa buhay mo? Ipadala po ninyo ang inyong mga entries sa ating Teleradio Servicio Viber number 0919278-3000. Pwede rin po sa chat box sa ating YouTube channel. Ito pa pala, Chang, mayroong mga nagpapabati sa atin na nanonood daw palagi sa atin sa Hayward, California. Wow. Thank you sa inyong pagsubaybay po sa amin na napapanood daw tayo palagi nina Uncle Enrique Dominguez and Tita Marlene Dominguez from California, US of A. Hello daw kay Nanay Selena Kayanan, pagbati pula dyan sa mga taga-Bataan. Ay, hello po sa mga taga-Bataan. At syempre, binabati ko rin naman ang Padilla family na nandyan naman po sa Las Vegas. Gusto ko lang batiin ng happy, happy birthday si Tito Sunny Padilla. Hello kay Tita Kating, kay Ate Bong, kay Susie, kay Melay, kay Soy. At syempre sa aking Tito Ponso. Hi, Tito Ponso, palakas ka dyan. Hello, hello sa inyong lahat dyan na always nakatutok sa atin every day dito sa Kasalo. At syempre, inaabangan nila lagi yung misa ni Father Tito Kaluwa. Ay, oo nga. Yes. Thank you po, kahit po holiday, lalo't sa mga nasa bahay lamang po ngayon, nanonood or baka nakikinood ng TV o kaya ng YouTube ng kapitbahay. Kung wala ho kayong data sa inyo, ay kumunek muna sa kapitbahay. Pwedeng kumunek, ano? Meron pa bang ganun? Pwede. Mga galing naman nila, nahuhulaan yung password. Kaya palit ang password. Huwag niyo pong gagawing password yung birthday niyo. Alam ng kapitbahay niyo kasi nagpadala kayo ng spaghetti nung araw na yun. Birthday. Ito nga password. Kala niyo, hindi ko alam ha. Ito pala ha. Oh, ganyan. Ay, dyan lang ho kayo ha sa mga pinakamamahal po nating TFC subscribers. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin anong oras man po dyan sa inyo ngayon. Holiday po din sa amin ha. Thank you. Bukas po uli pero tayo po ipatuloy pa rin masusubaybayan, mapapanood at mapapakinggan sa pamamagitan po ng Radyo sa Istrenta sa Metro and Mega Manila. Naririyan po ang 183 cable providers sa buong Pilipinas at syempre ang Atela Radyo Servicio YouTube channel. Dyan lang. Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo,
makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-graduate sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Punta na rito para sa mga pangangailangang legal. Sagot namin yan sa Hello Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Ang mga nagbabagang balita sa TV, nasa radyo na. TV Patrol, alas 6:30. Ang mga kasalo nyo sa kwentuhan at balitaan. Amy Perez at Johnson Manabat sa Kasalo, alas 8. Lagi kayong may kasama sa Radyo sa Istrenta at Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Radyo sa Istrenta, Radyo sa Istrenta, ito ang tinan para sa mamamayan. Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Istrenta. Amy Perez at Johnson Manabang, ang inyong mga kasalo. Una, panahon. Sa oras nating 8:59, alamin po muna natin na magiging lagay ng panahon bukas para ho sa ating mga kapamilyang magbabakasyon pa rin. Mga kaserbisyong pauwi pa rin sa kanilang mga probinsya. Nasa linya natin si Tito Obet Badrina ng Pag-asa. Tito Obet, magandang evening. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Tito Johnson. Magandang gabi, Chiang Ami. Magandang gabi sa lahat po ng mga taga-subaybay natin. Yes po, good evening po. So narito na ang lagay na ating panahon kung saan sa katalukuan wala tayong minomonitor ng low pressure area. Maging bagyo, ayan, sakto pinapakita natin na sa mga kasalo natin na halos wala masyadong kaulapan dito sa ating bansa. Kaya patuloy na mainit na panahon na maranasan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Bagamat meron ho kaming na-monitor ng mga kaulapan, particular na sa may bahagi ng Batanes areas, extreme northern Luzon. Pero hindi naman tayo in-expect na magtatagal. Ito ay dulot ng frontal system. No? May mga fronts pa rin tayo pero nasa may mid-latitude na ito sa may bahagi na ng Japan. So, posible magdala ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan. Kung may mga kababayan na nagbabakasyon sa Batanes, posible nga malaking chance ng mga pag-ulan today until tomorrow. Sa ibang bahagi natin bansa, patuloy na mainit ang panahon ng mararanasan. Kaya patuloy tayo nagpapaalaala na uminom pa rin ng maraming tubig at iwasang lumabas, lalo na bandang tanghali. Dito nga ho sa Kamaynilaan, naitala natin yung pinakamainit kanina. Bandang alas 2 sa 34.6 degrees Celsius. Kahapon, nasa 35.5 degrees Celsius ang pinakamainit natin. Bandang alas 3 ng hapon. So, iwasan pa rin natin na lumabas, lalo na kung di naman kinakailangan. So, yan po ang ating inakasahang lagay ng panahon. Posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Although hindi naman ito magtatagal at hindi natin inakasahang magiging malakas. Okay. So, yan po ating inakasahang magiging lagay ng panahon para bukas, araw naman ng Miyerkules. Oh, Tito Obet, kagabi na pag-usapan nga namin yung nangyaring solar eclipse pero hindi natin yan nakita dito sa atin, di ba? Tama po kasi umaga to nangyari sa Amerika, so gabi naman po sa atin. So that's why we were not able to see it. Marami pa rin palang mga naniniwala doon sa mga kasabihan, mga sabi-sabi na huwag lalabas kasi mamalasing ka, yung mga ganun. Oo, totoo po. No, actually, dami nagkalat sa TikTok. Totoo po. At
kung minsan hindi ko rin sila masisi, nung pinapanood ko po yung eclipse, pinadala sa akin, nakita ko rin po sa TikTok at sa mga kaibigan ko na sa ibang bansa, pinakita nila. Minsan, nakaka-amaze din, no? Lalo na nung tumapat yung buwan sa araw, nagdumilim, no? Oo, parang nakakatakot eh. Correct, parang iba talaga yung epekto niya. No? Minsan amazing ko, kahit na alam natin yung paliwanag behind it, kahit alam natin yung science, amazing pa rin. I find it very, for lack of a better term, mesmerizing. Oh, mesmerizing. Totoo naman kasi din. Kasi nga, bihira naman siyang mangyari talaga na kung masaksihan mo, abay, di pinagpala ka rin. Oo. Kaya parang ang daming nagkalat din ng mga pictures sa social media na nandoon sila sa Amerika sa iba't ibang mga observatory ano doon eh, di ba? Ano, mga sikat na lugar doon. Tapos doon nila talagang inabangan yung solar eclipse. Opo, kasi dito nga sa Pilipinas, base ko sa report ng ating astronomical unit, ay ang next na solar eclipse na mararanasan sa Pilipinas, 2042 pa ho. Oo nga. 52 years old na ako noon. Ilang taong ka na noon? 52. Tama, 52 or 53. Talaga? Oo. Tapos sa Legazpi pa siya makikita sa April 2042. Alam na rin kung saan siya makikita at anong oras? Opo, nakocompute na rin po kasi yan eh. I mean, nakikita na po yan ng mga, especially yung mga nasa astronomy, sa field ng astronomy. O ilang taong ka na noon, Johnson? 40. Huwag tayo magsinungaling. Mas-meet lang pala tayo. Huwag tayo magsinungaling. Mga 44 siguro, Chang. Ay, i-compute natin ulit. Huwag tayo nagsisinungaling. Oh. Basta mga ganun. Ay, talaga? Ayaw niya sabihin. Bakit si Obet nung sinabi niyang Obet edad? Ang bilis eh. Ilang taong ka noon, Obet? Pag yung next. 53 po. Ha? 53. Oh, hindi, kukumputing ko siya. Ay, busy pa siya nagko-compute kasi parang mga 72 na siya by that time. 75 bala, 75. Ay, aabangan natin yan. Maraming salamat. Naku, mas iinit pa pala, no, Obet? Kaya... Okay. Oh, patuloy pong init. At kung pwede po, tsaka kami, pwede ko mambatiin yung mga kababayan ko sa Bataan. Oh, sige. Oo, ayaw oh, nga. Naman, araw ng kagitingan. Saan ba kayo sa Bataan? Oo, araw ng kagitingan. Ako kay. Tapos yung lolo kasi, dati doon ginang gerilya, maga lang namatay. Oh, kaya. Oh. So, sa mga kababayan ko po, 82. 82nd na po 82nd. Na araw ng kagitingan. Oo. Yes. Ang mga Badrina ay taga doon pala sa Bataan. Yung Baluyot po. Yung Badrina Baluyot. Kasi, yung sa mother side mo. Yes, mother side. Mother side. Ayun. Hello po sa inyong lahat. Higil po sa amin yan sa Bataan eh, ang araw ng kagitingan. Ay, paanong selebrasyon pagka ganun? Talagang parang piyesta, may kainan. Opo. Ganyan. Hindi naman po, may mga parada. Like, kanina nakita ko yung mga floats, marami po. So, ang Abukay ba'y malayo pa dun sa Dambana? Malayo pa ba kayo dun? 2 towns po. Ang Dambana na kagitingan po ay nasa Pilar. Nasa Abukay, Pilar. Balanga, tapos bilang. So, okay, kaya magmalo kayo ng pagkabataan, hindi kami basta-basta sumusuko eh. Oo, oh, diba? Huwag isuko ang Bataan. Kami yung mga huling sumusuko ko. Oo nga. Ang galing din yung Dambana, nakikita pala yung tiyang sa ano, sa Manila Bay. Ah, talaga? Yung pinaka-cross ng Dambana ng Kagitingan. Oh, interesting. Kita po namin yung mall, isang sikat na mall po from Dambana ng Kagitingan pag nandun kayo. Kitang-kita din. Basta clear ang ano ang yes. Ano bang ano, masarap na prutas o pagkain diyan sa Bataan? Seafood. Ay, isa po sa seafood pinaka talaga pong pinagmamalaki namin yung mga tinapa. So tinapa. Smoked fish, mga tinapa. Pag dinadala pa yan sa Europe, sa iba't ibang bahagi ng especially yung bayan namin sa Abukay. Yan talaga yan. Talaga? Yung, bakit dito sa stasyon namin wala pang nakarating yung tinapa na yan? Kung nakarating ng Europe yan. Mas malapit ng Quezon City kaysa sa Europe. Mas malapit tayo dito. Ay, ang napakamahal ng pamasahe papuntang Europe eh. Oo nga. Dito eh, pwede mo mong ipadala lang sa Dipadjak. Oh. Pwede po. Paborito ko pa naman yung tinapa. Oh, tsaka meron din sa kanilang masarap na gabi ice cream. Sa inyo rin ba yun? Ay, opo. Sa may, but, hindi po sa bahay namin, no? Pero sa sabi niya, sabi ni Obet, ito talagang mahirap pagka tinanong ako tungkol sa pagkain, pagdadalahin pa ako eh. Hindi, para kailan ba uwi mo? Okay lang po kasi proud kami dyan. Proud kami mga taga-Bataan. Oh, siyempre, masarap para yung ice naman, cream ano, nila doon. Para makarelate tayo pag sinabi, masarap ang tinapa ng Bataan. Eh, paano kami makakarelate kung hindi naman natin na-experience? Kaya nga. Eh, masarap pa naman yun kapag kasasamahan mo yung patis. Lalagyan mo ng konting suka.
tapos lagyan mo ng kamatis, tapos kalamansi, tapos isasawsaw mong ganun sa... Lagyan mo konting sili chan. Oo, syempre, tapos lalagyan mo sa garlic rice mong ganyan. Tapos sabay itinapa. Ayun, ang sarap. Ayun, Diyos ko. Ito, maraming salamat po. Salamat ha, Tito Obet. Tito Obet, maligayang... Oo, araw ng kagitingan. Mabuhay ang mga bayani. Ang mga bayani at mga bayani na kagaya mo na nandiyan sa pag-asa, di ba? Ang ating mga weather forecaster. Maraming salamat! Ayun, wala na si Papa Obet. Binanggit mo kasi tinapay. Tinapay, binanggit ko talaga eh. Thank you, Tito Obet, at saka sa mga friendly friends natin dyan from Pag-asa. Pag-asa. Oras po natin, 9:08 na ng gabi at ito naman ang mga anyaring balita mula sa probinsya. Sa ating mga balitang probinsya, sa Ilocos Sur, patay sa pamamaril ang 28 anyos na anak na lalaki ng dating mayor ng bayan ng Kawayan. Sa imbestigasyon ng pulisya, sakay ng kanyang SUV si Marion Tugade na dati ring chairman ng Sangguniang Kabataan ng pagbabarili ng riding in tandem. Naitakbo pa sa ospital ang biktima pero binawian rin ng buhay. Napag-alamang kaarawan pa ng biktima nang mangyari ang krimen. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa kaso. Sa Misamis Occidental, pansamantalang nahinto ang mga sasakyan sa isang kalsada sa Barangay Liloan sa bayan ng Bonifacio nang magpaikot-ikot sa gitna ng isang tricycle kahit walang driver at pasahero. Kwento ni Apple May Cotales na nagbahagi ng video, sakay siya ng bus nang makita ito. Sinubukang pigilan ng driver ng tricycle pero nakailang ikot pa bago ito na ihinto ng tuluyan. Ayon sa may-ari ng tricycle, biglang nag-lock ang manibela kaya ito nangyari. Super naaliw naman ang marami sa social media sa insidente. Biro nga ng ilang netizens, baka multo na ang nagmaneho sa tricycle. Pero sabi naman ng iba, baka epekto ito ng matinding init. At sa Iloilo, sa sobrang init ng panahon ay nagprito na lang ng itlog sa kainitan ng araw ang isang lalaki sa Sitio Adalusan, Hayobo, Lambunao noong Lunes. Iniligay ng lalaki ang kawali sa initan bago ito nilagyan ng mantika. Nang mainit na ito ay sa kabinasag ang itlog na nilagyan pa ng asin hanggang sa maluto makaraan lang ang ilang minuto. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 39 degrees Celsius ang naitalang init sa Iloilo noong Lunes. At yan ang mga anyare sa probinsya para sa Teleradyo Serbisyo. Ito po si Aimee Estareja. Maraming salamat, Aimee Estareja. Oras po natin, mga kaserbisyon, mga kasalo, 9:10 ng gabi. Ingat po sa mga bumibiyahe pa rin ho ngayon. Hatuloy tayo sa ilang pa mga anyaring balita. Mga balitang pinag-usapan, ating balikan. Anyari! Anyari! Patay ang isang Pinay sa sunog na sumiklab sa isang residential building sa Sharjah Tower sa Dubai. Ayon po sa Department of Migrant Workers o Migrant Workers Affairs, isang Pinoy din ang nasa intensive care unit dahil sa sunog. Para makakuha tayo ng update sa ating kababayang yon, kumustahin po natin sa pamamagitan ni DMW OIC Undersecretary Hans Leo Kakdak. Yusek, magandang evening po sa inyo. Si Johnson and Chang Ami, kumusta ho kayo? Magandang gabi po sa inyo, Sir Johnson, Ma'am Ami, sa inyong tagapakinig, tagapanood. Good evening po, Yusek. Yun ho bang nangyari dun sa ating kababayang pinay-nene? Anong official report ang natanggap po ninyo? Well, sa ngayon, yun nga, ay sa Kesto ng Mampalad ay nasawi yung ating kababayan. Siya ay esposa ng isang OFW, isang skilled worker, yung ating OFW na ngayon nasa critical condition and we're monitoring yung kanyang sitwasyon. And meron ding mga 11 na Pilipino na nandoon din, OFW sila lahat, nandoon sa residential building na yon, yung tower. Mm-hmm. At sila ngayon ay inilikas at sila ay nasa isang hotel din sa Sharjah. And pinomonitor din natin ang sitwasyon nila and okay sila lahat, no? They're out of harm's way. Inilikas lamang sila doon bilang panandalian nilang paninirahan. And in due time, of course, we will provide the necessary financial assistance to them.
And kasabay nito, kung may legal implications yung pangyayari, we will also engage yung ating legal retainer, retained lawyer, para suriin ang sitwasyon. At kung meron mang legal liabilities, of course, we are also relying on the UAE authorities, no? Yung mga investigative fire authorities doon. Opo, Yusek, yun hong remains ng ating kababayang Pinay na yon, nasa na po ngayon at may plano ho ba na iuwi po ba ng Pilipinas? Yes, yes. We are getting in touch with the family and we, of course, express yung pakikisa at pakikiramay natin and hindi magtatagal ay makauwi na siya. Pero yun nga, we will have to await the low signal of the UAE authorities and of course, we're coordinating with our embassy and our consulate general's office, the DFA, on the ground in Dubai. Opo. Na-inform na po yung kanilang kamag-anak na narinig sa Pilipinas kung ano nangyari dun sa Pinay. Yes, yes. There's proper information already conveyed at coordination kasi yun ang first step naman para sa pagpapaayos ng repatriation of human remains. But having said that, dahil magka-relasyon, mag-anak, mag-asawa yung nasawi at yung nasa critical condition, okay, ay inaasahan din natin na makarecover yung kababayan natin nasa critical condition, pinagdadasal natin. At syempre, meron ding tamang kaparaanan at panahon para ma-inform din siya kung sa nangyari. Opo. Bali, Yusek, para lang humagtugma yung mga figures po natin. No? All in all, 13 lahat ng Pilipino apektado ng sunog. Isa ang namatay, isa ang nasa critical condition at meron pang 11 Pilipino rin, OFW. Ganun po ba? Yes, yes. Sa pagkakaunawa ko ay hindi lahat ng 11 ay adults. Ay, may bata. The report I have is around 9 adults and then 2 children. Opo, yun hong 11, eh, kumusta po? Nasaan po yung 11 kababayan nating Pinoy na yon? Yan, sila ay nasa hotel na yun. In coordination with the Sharjah authorities, dinala sila dun sa hotel at pinomonitor natin ngayon yung sitwasyon nila doon. And then of course, we are together with our Philippine Consulate General's office in Dubai. We are of course, we stand ready of course to shoulder yung accommodation as well as yung anuman expenses nila doon, food expenses and other types of expenses on top of the financial assistance that we will give them. Opo. Ano pong mga trabaho nitong kababayan natin yun sa Dubai? Well, alam natin yung nasa critical condition ay skilled worker. Alam din natin na, hindi ko lang alam yung specific position, but yung siyam na OFWs doon ay skilled workers din sila. Alright. Sige ho, Yusek, dyan ho muna siguro. Ang importante po, meron na kayong contact po doon sa ating mga kababayan at yung assurance lamang po na syempre ang benepisyo hong para po sa kanila ay maipagkakaloob ulit ng DMW. Tsaka kung iuwi man, syempre ng Pilipinas, kayo na po ang mag-aasikaso noon, yung remains nung Pinay. Yes, that's right. We will take care of the repatriation of remains which is done in coordination with the family here. And asikasin po natin yan in due time. No? Subject to the go signal din of the investigative authorities na UAE, pauwiin po natin siya sa lalong madaling panahon. Opo, at pinagpapalagay natin, Yusek, na lahat po ng mga Pilipinong iri ay mga dokumentado naman ho. Ano po? Yes, yes. Well, tayo naman sa Department of Migrant Workers, we have all kinds of OFWs. But so far, ang report sa akin ay documented sila. Opo. Malinaw ho ba kung anong nangyari talaga at ba't nagkasunog? Wala pang ganun, Sir Johnson. Inaantabayan pa natin yung ulat ng UAE authorities sa bagay na yan. Alright. Yusek Hans Leo Kakdak, maraming salamat ulit sa oras at sa pagsagot po sa aming tawag. Magandang gabi po. Mag-iingat po kayo. Yes, magandang gabi, Sir Johnson. Ma'am Ami, sa inyong tagapakinig, tagapanood, magandang gabi rin po. Magandang gabi po and thank you for the time. Thank you, Undersecretary po ng Department of Migrant Workers, ang OIC po nila si Yusek Hans Leo Kakdak. At sa atin, Pilipino, no? Kahit sa ang bansa siguro, parang may Pilipino lahat eh. Ingat-ingat po sa mga nasa abroad po dyan, kung ano man po inyong ginagawa.
pinagkakaabalahan po dyan sa abroad. Ingat po kayo. At sa ating pagbabalik, eto partner, inspiring ito dahil kwento ito ng isang engineer na nagpatunay na hindi sukatan ang grado para makamit ang pangarap. Ano nga kaya ang kanyang naging journey? Mm-hmm. O malalaman natin at kikilalanin natin siya sa pagbabalik po yan ng Kasalo! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-graduate sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Ami Perez at Johnson Manamang, ang inyong mga kasalo. Kumusta na si Idol? Anong latest? Ayos yan ah! Usapang light sa huntahan! Usapang inspiring naman po tayo ngayong gabi sa ating huntahan. Hindi grado ang basihan para sukuan ang buhay. Yan ang pinatunayan ng isang engineering graduate na gumugol lang naman ng halos 8 years sa pagtatapos ng kanyang kurso at nakapasa noong February 2024 bilang Mechanical Engineer Licensure Examination sa unang take pa lamang. Oh. Ang galing naman. At ayon kay Allen Madlang Bayan ay nagkaroon siya ng 33 na failed at 2 drop subjects sa kanyang kurso, pero hindi ito naging hadlang para abutin niya ang titulong Registered Mechanical Engineer. Eh di ba kagabi yung ating letter sender sa nagmamahal Beshi, yung kanyang kapatid, Doktor, yan ang concern niya, di ba? Na hindi pa nakakapag pasa sa board exam. Tinan mo ito. Inabot ng 8 years. O para bigyan po tayo ng inspirasyon at ibahagi po ang kanyang mga natutunan dito sa kanyang naging journey, makakasama po natin via Zoom si Engineer Allen Madlang Bayan. Hello po, magandang gabi and welcome sa Kasakto. Si Chiang Ami po ito with Daddy Johnson. Hello po, naririnig engineer, po. Good evening. Yes, loud and clear. Naririnig ka namin, Engineer. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganda ho ng apelyido nyo ah. Oo. Madlang people. What's up, Madlang Bayan? Madlang Bayan. Sabihin nyo po, what's up, Madlang Bayan? What's up, Madlang Bayan? Ay, nako, sigurado akong tuwan-tuwa ang iyong buong pamilya, ang inyong buong angkan, ang angkan ng Madlang Bayan dahil kayo po ay isa ng mechanical engineer ngayon. Uy, congratulations! Ay, salamat po. Tumatanggap po ako ng graduation gift.
Pwedeng i-Gcash, ano? Saan ang probinsya nyo? Saan ba ang probinsya, sir? Batangas po ako. Pero sa Batangas? Ala, eh, masarap actually, ang kahapon ano po, eh, katatapos lang din po namin graduation nun. Yung mismo kahapon lang din. Oo. Kasabay na ba nun ng outtaking? Congrats. Hindi pa? O hiwalay pa ang event? Hindi po. Yung pong outtaking po ay naganap nung April 4 sa PICC. Ayun. Sa PICC. Nahirap naman po ng Ay, pagkwentuhan muna natin, Engineer Allen, eh, medyo matagal inabot, 8 taon. Ano ba ang mga pinagdaanan mo at mga naging struggle mo? Ay, naku po, ma'am, hindi din po talaga naging maganda yung aking naging pagdadaan ko sa engineering at nakapakahirap naman po talaga nung kurso na yan, lalo na po sa isang kagayo ko na hindi naman po ako ganun katalino. Hindi din naman po ako ganun kasipag na estudyante eh. Tapos bigla po ako napasabak sa ganung kurso. Ay, bakit so, ito ang kurso bang kinuha mo? Ay, kwan po yun eh. Hindi ko po akalain na ganyan po pala talaga kadugo yung engineering. Kwan lang po ang baon ko nun. Nung nag-first year ako, tibay lang na loob at tapang. Sabi ko, kakayanin ko to. Okay, tamo. Sino ba ang nagsabi sa iyo na yan ang kunin mong kurso? Oo. Meron bang ano, may nagsabi ba sa iyo, may nag-suggest o baka na-inspire ka na meron kayong kamag-anak na engineer? Paano mo naisipan na yan ang kurso mong kukunin? Yung pong aking mga kasama nung graduate ako nung high school, karamihan po talaga sa amin puro sa engineering na punta. Kaya nung pumasok po ako ng first year doon, swerte ko po at kasama ko po sila. Tapos, ayun po, sama-sama kami dun sa engineering. Tapos, hindi namin alam na hindi pala biro yung dadaanin namin dun para lang makatapos. Oo, mahirap pala talaga. So, sabi mo, di ba, sabay-sabay kayong pumasok ng engineering na yan. Dun sa mga kasabayan mo, lahat ba'y nakatapos naman? Ay, yun nga po ang hindi po maganda yung nangyari sa amin nun kasi nagkawatak-watak din po kami nung tumatagal eh. Kukunti lang din po yung naging matatag talaga. Ay, sa akin naman kasi po, kaya hindi ko po talaga siya sinukuan kasi naniwala po ako sa sarili ko na kakayanin ko yun kasi kung kinaya nga po ng iba. And what more ako. Ayun bagay, yung matira matibay dyan eh. Opo. Yung iba kasi po, nung nakatikim ng mga 5, yun po, nag-ship na po sila. Pero kung doon naman po talaga sa kanila, kumbaga kung yun talaga yung para sa kanila, yun, nakasuporta naman po ako sa kanila, sa mga, mga kaibigan ko. Oo. Eh, ikaw ba talagang umabot sa punto na nagka-5 ka pero hindi ka nag-shift, o? Ay, una ko pong first year, nagkaroon pa ako ng 2-5. Hindi ko naman po siya ininda nun kasi 2 pa lang. Tapos hanggang tumatagal, parang bumibigat na po yung nangyayari sa akin. Sabi ko, parang mali na po itong nangyayari sa akin. Ginagawa ko naman po yung best ko nung oras na nagre-review naman po kahit paano. Kaso pagkatingin ko, ano naman to? 5 na naman! Bakit ganon? Parang ganyan. Dumating na po ako doon sa point na parang mas nagugulat na ako. Ay, nakapasa pala ako dito. Nasanay sa 5 nung nagkaroon ng passing grade, aba? Mas nabigla. Eh, anong reaksyon ng mga magulang mo pag umuwi ka at kinukwento mong, Nay, Tay? Ay, malungkot. May 5 na naman. Kain ganyan. Na naman ka mo. Walang lomi. Hindi ka lulutuan ng lomi. Wala po. Bakas po sa kanila yung panghihinayang. Ano ba yan? Napakagigan nyo na naman yung mo. Nakakatuwa ka, Engineer Allen. Kasi alam mo yung napagtatawanan mo na lang siya ngayon. Ay, pasado kasi na yun. Pasado ka na. Ibig sabihin, hindi ka umabot talaga dun sa punto na talagang meron kasing iba ganoon yung sasabihin ayoko na talaga ito susuko na ako. Pinahinaan ng loob. Oo, eh kahit na ako'y nasa third year na sige na nga magsi-shift ako, bahala na ganoon. Pero sayang yung taon na ka. Yun nga. Diba? Eh pero nga siya hindi ka umabot sa ganoon talaga eh no. Siguro po may 2 o 1 beses po na medyo na paisip-isip ka. Opo, iniiyak ko na yung mga nangyayari sa akin. Parang talagang hindi na po talaga tama yun kasi sunod-sunod na po yung nagiging 5. Pero pinilit ko po talaga, lalo na po nung review, tinodo ko po talaga yun. Kumbaga, eh, inuumaga na po ako karang review nun. Kumbaga, para lang mabawi yung naging mali ko nung huli.
pinipilit ko po siyang itama as na tumatakbo yung panahon, pinipilit ko pong ituwid yung aking mga pagkakamali nung nahon. Eh si nanay at si tatay, kamusta yung naging pagsuporta nila sa'yo sa loob ng 8 taon na yun? Umabot pa sa pundo na parang sirang plaka na lang si nanay pa ulit-ulit eh. Nah, Allen, ano? May 5 ulit tayo. May 5 ulit. Ano, Allen? Wala kang baon ngayong araw na to. Yeah, speaking naman po sa ganyan, nung po talagang naghahapit na ako, tapos napansin ko po na parang kinakapos na din po kami nun sa financial eh. Umabot nga po sa time na sabi niya, trabaho na lang daw po kaya sa engineering. Kumbaga kasi parang dihado na po talaga yun. Kumbaga parang pinapa-atras ka na. Oo. Opo. Maghanap ka na daw ng trabaho. Opo. Nung time naman po na yun, talaga sabi ko, ipupush ko po talaga to. Bigay niyo pa ako ng konting pagkakataon, masabi ko sa kanya. Tapos, nung pong mga pagkakataon na yun, hindi na din po ako humihingi sa kanila ng baon para po hindi maging pabigat. Kumbaga, ako na lang din po ang dumiskarte para po sa pangtuloy. Opo, kasi dama ko po yung kani, parang ramdam po sa kanila na parang hirap na din po sila sa akin. Kaya nung mga oras na yun, ako na po yung dumidiskarte para sa sarili ko kahit po pinagsasabay ko. Ay, determinado naman po ako eh. Ayun ang kagandahan. Hindi po ako talagang makuha yung pangarap ko na yun. Ilang taon ba talaga ang mechanical engineering? 5? 5 po siya dun sa old curriculum. Kaso po nung after po ng K-12, 4 na lang po. Eh, 4 nasa years. Old po ako. Opo. O di ba, nag-extend ka ng 3 taon pala, no? Ay, opo. Yun nga po. At least po, kahit po na-extend siya dun, meron naman po ako mga bagay na tinatawanan na po ngayon kung bakit kahit kung lalano ko. Tinatawanan ko na lang ngayon. Ganun pala ako kalala dati. Nag-working student ka ba? Halimbawa, sabi mo, medyo gipit na sa pera siya. Yung mga parents mo noon. Para lang ikaw ngay makahinga-hinga ng kaunti, sinubukan mo din na pagsabayin o mahirap na pagsabayin ng pag-aaral at ang pagtatrabaho, kahit yung mga racket-racket man lang? Ay, opo, pinagsabay ko po siya. Ang pinakamalaki po na naging kita ko po, pinasok ko po yung mundo ng cryptocurrency. Medyo nakaipo naman po ako doon ng malaki-laki po noon. Then, yun po yung ginagamit ko. Yung pong mga kinikita ko nun, parang umabot po sa point na yung kumikita naman po ako dito na medyo malaki, bakit mag-stick na lang po ako dito? Pumasok din kasi po yun sa isip ko nun, kaso mas pinili ko po talaga na ipush yung engineering. Binitawad ko at time na kailangan talagang pure na review na lang. So yun pala dapat itinatanong engineer yung nagva-viral minsan na tanong na, ano ba mas mahalaga, diploma o diskarte? Ayan. Para kasi po sa akin, talaga po mas mahalaga yung discard ay ang diploma. Hindi po dahil sa... Hindi po dahil sa may diploma na ako ba? Kasi po sabihin ng iba, kasi kaya mo pinili yung diploma, may diploma ka na. Dahil kumikita na po ako ng pera noon, dati pa, ay kailangan ko po talaga ng diploma noon para po meron ka pong matinong pangalan. Kahit naman po sobrang galing mong dumiskarte, hindi ka naman po ganun kadaling ma-i-promote sa mas mataas na trabaho kung wala ka man pong diploma eh. Kaya ganun po talaga kahalaga yung diploma. Kahit simple lang po siyang papel dun sa proseso po noon para makuha, it's napakahirap po. Napakaraming diskarte kailangan mong i-apply doon. Totoo naman din. So nung ikaw ay finally nakapasa na, nalaman mo, umuwi ka sa bahay, sinabi mo kay nanay, tatay at saka sa kapatid mo, ano bang sagot nila sa'yo? Ang sabi, is a prank? Hindi po, bali, pagkapasa ko po nun, tinanong ko po muna yung PRC kung ako po yun. Tinan mo, pinagdudahan din yung sarili mo. Pinagdudahan mo rin yung sarili mo. Grabe ka, Allen. Oh, ikaw nga. Bali po, ilang beses mo tinanong? Hindi po. Bali, joke lang po yun. Bali, yung result, February 27. Around 6 PM po yun. Ako po ay nag-aantay na nun. Kaso, parang hindi ko na kaya. Inaantok na ako kaantay. Then, bigla na lang tinawag ako nung kapatid ko sa kwarto. Sabi niya, well, nakapasa ka. Check mo nga kung ako nga rin yung Madlambayan. Kasi dalawa kasi po yung nandun na apelido ko. Check mo muna. Ay, parehas kami Madlambayan. So parehas pala kami kapasa. Ay, nagkatumpo kung hindi ako nagkakamali. Katabi ko din po yun. Parang nasa likod ko po nun. Ayun po. Ang galing naman. Congratulations. Sobrang gulat nga po ko nun. Sabi ko sa sarili ko, ay, tapos na. Ito na talaga.
Oo. Ay, may diploma na siya, 'di ba? At talaga namang ano, kumbaga may pagmamalaki mo. Ano ba, nagparada ka ba sa inyo sa may barangay niyo? May patarpulin sa ano? May patarpulin nga sa labas, nakita ko. Oh. Opo, ay tarpulin nga po, tarpulin po. Bali gusto ko nga po na ipa-billboard din sa Maymoray. Yung alam po, ay kuha naman po 'yan. Ang bali pinaka-kuha lang po talaga sa akin is kahit basta lang po pasado kahit wala na po mga billboard ganyan kasi po for self-accomplishment lang po 'yun. Kumbaga para po sa akin. Para at least napatunayan ko sa sarili ko na sa kabila po ng lahat ng mga pinagdaanan ko, iskinaya ko pa rin. Yes. Ako o anong naging mensahe sa'yo ng nanay at tatay mo nung ikaw ay finally nakagraduate na at nakapasa? Ayun po, sobrang saya po nila. Bakas po sa mukha nila yung saya. Tapos yung bakas ng pagkamukha, nung bakas po yung saya sa kanila, yun po yung talagang nagbigay sa akin ng saya. At least nakita ko sa kanila na masaya sila sa na-achieve ko. Parang totoo bawi naman po talaga yung pagod at gastos. Oo, totoo. Yan ang best gift talaga na pwede ibigay. Sabi ng tatay, kain naman naman ika ni Alain. Oo, kain naman naman rin ng batang ito. Ay, bigyan mo nga ng lomi. Ay, gumaling. Napakahusay. Oo. Eh, ikaw ay ngayon eh, syempre, may mga plano ka. Ano ba ang mga susunod mong gustong ma-achieve naman, Engineer Allen? As of now po, ako po ay nagtatrabaho ngayon sa Pasig. Lunes hanggang Biyernes po yun. Tapos pagdating po ng Sabado, nagtuturo naman po ako. Aba? Tapos kita pag Linggo. Apakayabang mo na. Nagtuturo ka pa ngayon, ha? Kaya nga po, ewan ko po. Anong course ang tinuturuan mo? Anong sabi year? Sabi niya, ewan ko nga po. Anong year ang tinuturuan mo? Baka pa itagtagin after nito. Why, hindi, po, yung... Ano po ang tinuturuan ko nun? Mga mechanical engineers din po. Anong year? Husay. First year, ganun. Ay, graduating po. Medyo madugo po yung... Okay. Kita mo nga naman. Magaling ka, Baka naman ito eh. Babawi sa mga estudyante. Puro 5 ibibigay. Pahihirapan mo, wag ha. Ay, naku nga ngayon yung po sinabi. Napahirapan ko na yung exam. O pero, ang kakatuwa ka naman. So, meron kang Monday to Friday, tapos natrabaho, tapos nagtuturo ka, tapos may negosyo pa siya eh. O, parang ganun. Tapos po, pag Linggo naman po, meron po akong review 8 to 5. Kasi bala ko din po sana kumuha ng Master Planner na board exam sa July 11 and 12. Oh! Dadagdagan ng credentials. Iba pala yun. Ganun ba yun? Mag-iiba, magle-level up, kumbaga. Oh, kasi gusto ko din po kasi magtrabaho sa mga water-related na field. Oo. Ay, maganda rin yun na. Ibig sabihin, magbubukas ka ng tubigan, gano'n? Ha? Huh? Hindi, magpapagawa siya ng dam. Pero pangarap ko po makapag-work sa mga ganyan. Siyempre, pwedeng mangarap at pwedeng maabot ang pangarap at yun ay napatunayan mo, Engineer Allen. Kaya mensahe mo doon sa mga minsan ay talagang parang binubulungan na sumuko na at hirap na sa na eskwela. Ganyan. At sa mga estudyanteng minsan ay nahihinaan ng loob, Engineer Allen. Kung binubulungan po sila ng negative side, eh huwag po nilang pakinggan. Oo. Bali, yun naman po talaga, nadadaan naman po talaga yun sa sipag yung pangarap. Kung nahihirapan mo po sila sa solving, yun naman po yung nadadaan sa pagpapractice. Isa pong magandang halimbawa po nito, makuwento ka lang din. Dati po ay nagsisimula po ako sa chess. Nadadaan lang ako sa 4 moves. Sobrang hina ko din po agad. Ng top. Opo, kumbaga wala pa ako masyadong alam. Then practice lang po ng practice. Ayun po, sa awa po ng Diyos, naging varsity din po ako. So yung pong senaryo na yon, dinala ko po siya hanggang doon sa review. Sabi ko, ito pong ganito, kung nadadaan ko nga po siya sa kapapractice, sa kare-review, what more sa pag-aaral. Yes. Ayun po. Totoo naman din. At kitang-kita naman ang ebidensya, di ba? Talagang pinagtsagaan, pinaghirapan. Oh, ngayon, pwede mo nang utangan si Engineer Allen. Wala pa po sa akin. Wala pa pa? Oh, sige. Pangarap namin eh, magkaroon ka ng maraming proyekto. Good luck, Engineer, sa mga magiging project mo. O, meron ka bang gusto mga i-shout out at pasalamatan? Ito po, gusto ko sana ng i-shout out itong minamahal ko na review center sa
Prime Review Center. Kasi po kung wala po sila, malamang wala po ako ngayon. Kasi grabe po yung naturo nila sa akin. Para nga po ramdam ko po na para naging special pa ako sa kanila gawa ng nakapaka-supportive po nila sa akin kahit hindi pa po ako ganun ka... tumutunog yung pangalan ko, tinutulungan nila ako gawa ng sabi ko sa kanila, gusto ko po talagang i-sure pass yung sa board exam. Kaya yung mga prof po doon, kinukulit ko. Kaya marirecommend ko din po sa mga estudyante kagaya ko, huwag po tayong mahiyang mangulit sa prof kapag nahihirapan po tayo, try po natin magtanong lagi. Yung pong pagtatanong, hindi po yung masama. Yun po ipapapakita na gusto po nating matuto. Mas pinili ko kasi po na tagtagin na yung hiya ko sa pagtatanong, basta matutunan ko lang po. Kaya sobrang salamat po sa mga prof, tsaka po sa Prime Review Center. At syempre sa mga magulang mo, sa kapatid mo, at mga kamag-anakan ninyo dyan. Oy, congratulations again, ha? At pagka may mga proyekto ka na, huwag mo kaming kakalimutan, good luck, engineer, ha? Pagka naging plumber ka na rin, ha? Oo, po. Tsaka baka ako pwede sa showtime. Aba, sige, may malay mo. Ba? Diba may girlfriend ka ba? Diba may especially for you kami. May girlfriend ka ba? Naghiwalay kayo. Pwede ka mag-guest doon. Meron pa akong nabulag na isa. Naghiwalay na ba kayo? Ay, hindi po. Kailangan maghiwalay muna kayo. Pinaghiwalay. Para makapag-guest ka sa showtime. Kailangan. Maging maghiwalay muna kayo, tapos pag-uusapan namin yung pass nyo, iahanap namin kung hindi ikaw ng bagong date, eh yung ex mo ang iahanap natin ng bagong date. Eh hindi pa pala, wag balitaan na. Balitaan mo kami pag naghiwalay na kayo. Biro lang, makahiwalayin mo. Ha? Mag-ingat kayo. Again, congratulations. Yan po si Engineer Allen, Madlang Bayan, ang ating mechanical engineer. Kita mo nga naman, napakahusay. Basta hindi sumuko, yun ang nasa pinakamaganda ron. Huwag kang susuko. Eh kung sinukuan niya, hindi walang Engineer Allen Madlang Bayan totoo. Ngayon. Totoo, kita mo, di isa lang yung nakapasa, kapilido niya. Yung isang Madlang Bayan lang. Ayun nga, kaya congratulations. Abay, speaking of congratulations din sa aking kapatid na nagbukas ng bagong branch ng Quatogs dyan sa Las Piñas, kay Nina, tsaka kay Heather. Apakasarap nung kanilang lomi. Biro mo yung family size, isang bandihadong ganun. Pang ilang tao yon? Ay, pwede mong pakainin lahat ng tao dito. Napakalaki. Saan yan? Saan? Sa Las Piñas, malayo. Pero sa mga taga Las Piñas, di puntahan nyo na ikwento nyo sa amin kung masarap. Apakasarap nga ba talaga. Yan. Tsaka meron pala silang sinatawag na chicken chami. Parang chang ami na chicken. Chicken chami, ha? Masarap. Congrats, Heather, at kay Nina. Congratulations! At sa atin po namang nagmamahal beshi, pakinggan natin mamaya ang kwento ng ating beshi na si Trisha na hindi ho pinapayagan ng kanyang parents na makipag-live-in sa kanyang fiance. Yan po ang ating bibigyang payo. Maaari ho kayo mag-share na inyong mga payo sa ating teleradyo servisyo Viber number 0919-278-3000. Magbabalik pa po ang Kasalo! Amy Perez at Johnson Manamang, ang inyong mga kasalo. Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-graduate sa istrenta na. DWPM, Radyo sa istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-graduate sa istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC.
at mapapakinggan sa Radyo 630, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radio sa istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na! Mag-radio sa istrenta na! Amy Perez at Johnson Manamang, ang inyong mga kasalo. Ano mang problema, i-share na yan. I-share na yan. Nagmamahal, Beshi. Dear Chang Amy and Daddy Johnson, tawagin niyo na lamang po akong si Trisha. All my life, ang dami ko pong naririnig na bago magpakasal, mag-live-in daw muna kasi mas makikilala ninyo ang isa't isa kasi kahit gaano mo raw katagal i-date yung tao, iba pa rin kapag kasama mo na sa bahay. Pero paano po naman kaming may strict parents? Paano mag-work yon kung in the first place hindi kami ia-allow na magsama ng hindi kasal? Engaged na po kami ng boyfriend ko at ikakasal na kami this year. 27 na rin po kaming dalawa at payag naman po yung side ng mapapangasawa ko na magsama kami pero yung side ko po ang hindi. Tuwing pag-uusapan po iyon ay nauuwi lagi sa diskusyon hanggang sa magiging away na. Meron po kaming maayos na trabaho parehas at enough naman po ang ipon para rito sa darating na kasal namin. Gusto po talaga muna naming subukan at magsama kahit ilang buwan bago kami ikasal para mapag-usapan din namin paano ang magiging setup sa lahat ng bagay bilang mag-asawa. Paano ko po kaya kukumbinsihin ang parents ko nang hindi sila nagtatalo? Nagmamahal, Beshi Trisha. Oh, may mga ganyan na nga kasing magkarelasyon na bukas na unahin ang pagli-live-in. Sabi nila para makita nila kung sa talaga bang swak ang magiging parang pagsasama nila. Testing the waters. Yes, ganon. Pero kasi ang orientation ng marami ay hindi naman magsasama muna bago ang kasal. Yes, kasi meron naman ding ibang sinasabi na pumbaga, nagsama, nag-live-in, pero hindi rin nauwi sa kasal. Mm-mm. Meron namang iba na hindi sasabihin ko? Meron namang iba tiyang na ang gusto di tingnan nyo, sinubukan muna namin, hindi pala kami click. Kung nagpakasal kami agad, yan, ay di habang buhay namin yes. Pagdudusahan na isa't isa. Kaya lang sa puntong ito ng buhay ni Trisha, kahit na siya ay adult na, sinabi 27. Nga niya, siya ay 27 na, di ba? Siyempre, kung ikaw ay nakatira pa rin sa bahay ng mga magulang mo, kailangan sumunod ka. Kasi ikaw ay nakatira doon. Oo nga. Susunod ka sa, kumbaga, kung anong rules nila, di ba? Yun ang sabi. Pero syempre, mahirap din naman na ayaw mo rin namang masaktan yung damdamin ng mga magulang mo. Oo naman. Nagagawin mo ito nang tutol sila. Nang alam mong hindi sila kumbinsido sa gusto mong mangyari. Oo. So siguro, paano sila pwedeng mag-meet halfway? Yan ang tanong. Para hindi rin sasama ang loob ng kanyang mga magulang. Oo. Diba? Ano ba pwedeng gawin kaya, Coach? Ayan, tanungin natin si Coach Isa Tabayoyong. Isa po siyang family and relationship consultant mula sa The Love Institute. Bagay na bagay si Coach sa topic natin ngayong gabi sa ating Nagmamahal Beshi. Coach Isa, magandang gabi. Magandang gabi, Chang Ami at Kuya Johnson. Hi, Coach. Hello. Ayan, yung background ay kinakain ng iyong hair. Hindi namin makita. Ayan. Akong init, summer. Yun nga, sobrang init. Ang ating beshi na si Trisha, ang tanong niya, paano ba niya kukumbinsihin ang parents ko na hindi sila nagtatalo? Parang talagang buo na yung isipan niya na gusto niya talagang mag-live-in muna sila ng kanyang boyfriend. Oo. Gusto ko rin yung, meron kang about sabihin pero hindi ko sure ko yun na gusto mong puntahan, Chang Ami. Hindi lahat ng nag-live-in natutuloy sa kasal. Yun. Pero hindi naman lahat ng successful marriages ay nagli-live-in muna. Oo, pero, parang ganoon. Parang hindi naman. Ewan ko kung sino yung mga nagsasabi kay Trisha all her life daw
yun yung suggestion sa kanya. Na narinig niya na dapat daw mag-live-in muna para makilala mo talaga yung isa't isa. Parang ganon sinasabi. Oo. Pero hindi rin naman siya, marami ibang paraan kung yun lang ang gusto mo maghanda. Pero yung una mo muna ang tanong, paano i-convince ang iyong mga magulang na payagan kayong mag-live-in? Tama? So, hindi nagtatalo at umaabot sa away. Oo. So paano kayo mag-uusap nang may makikinig? Number one, I think gusto yata ng nanay mo na mapakinggan mo rin yung stand nila kasi meron kayong pagkakaiba sa values. Na naiintindihan ko naman na ikaw gusto mo na medyo prepared bago kayo magpirmahan ng kontrata, para bago kayo mag-I do. No, medyo na-test nyo yung waters and yung konseptong yan, umiikot-ikot na rin talaga. Pero hindi yan, again, sa kinalakihan ng magulang mo, hindi yata yan ang mindset. So medyo magkaiba kayo dyan. In a differences, na practice mo na rin yan sa mapapangasawa mo, Tricia, hindi sa lahat ng bagay ay pareho kayo ng opinion, pareho kayo ng values. So kailangan marunong kayo mag-usap at makinig. At sabi nga ni Natchang Ami, Kuya Johnson, ay mag-meet halfway or magkaroon ng compromise. First of all, mukhang ikaw ang kausap namin ngayon, hindi namin kausap ang nanay mo, ikaw na muna yung makinig. Meaning, isang tabi mo muna yung opinion mo regarding live-in and ilagay mo yung sarili mo sa katayuan ng nanay mo at ilagay mo na ikaw ang nanay mo, ano yung nararamdaman niya, ano yung mga kinalakihan niya, ano yung sinasabi niya, at tunay mo siyang pakinggan. Kung makakatulong, kung habang nakikinig ka, ay inuulit mo yung sinasabi niya para narinig niya na narinig ka, na nakikinig ka. Tama ba? If that makes sense, no? Tapos, so ilagay mo rin yung pros and cons. So listen to her and then sabihin mo, Mommy, tama po ba ito yung mga sinabi mo? Naintindihan, may idadagdag pa po ba kayo? So making sure na comprehensive yung sinabi ni nanay. And again, kasama doon, hindi mo lang pinaparaphrase, ini-empathize mo pa. Nalagay mo yung sarili mo sa katayuan. And then saka ka mag-request. Pwede po bang ako rin pakinggan niyo yung aking views? Ito po yung nararamdaman namin. Medyo kinakabahan kami. Baka hindi kami meant for each other. Baka kasi mahal yung annulment. Pag later on pa namin na-realize, ganyan-ganyan. So, kung ano man yung mga pros mo towards living in, i-explain mo kay Mommy in an iMessage. Ito kami, yung feelings mo ng kaba, feelings mo on uncertainty. So, yung mga ganon. So, that's how you can talk. And again, importante na meron kang connection kay Mommy. Mm-mm. Meaning, yung relationship nyo matibay. Pero yung gusto ni nanay, nakakontra ka, or kung ano yung gusto mo, kinukontra ni nanay, medyo mahirap talagang simula ng ang conversation from that, lalo na kung sisimulan mo sa living in kagad na topic. So, build the connection first. So, that's on how to convince. That's on how to remove or bawasan yung pag-aaway at argumento. On one hand, gusto mo rin maging handa. Mm-hmm. Gusto mo rin maging mas prepared sa buhay may asawa. Mm-hmm. Sabi mo, gusto mo mag-live in kasi, ano yung sabi niya? Kasi gusto namin pag-usapan. Oo, kasi sabi niya, gusto po talaga namin subukan na magsama kahit ilang buwan bago kami ikasal para mapag-usapan din namin paano kami ang magiging setup sa lahat ng bagay bilang mag-asawa. Ano na siya, yung futuristic na siya mag-isip. Advanced na. Kung kukunin po dun sa sinabi mo, para mapag-usapan ang setup, hindi nyo kailangan mag-live-in para mapag-usapan ang setup. Pwede kayo mag-date at isipin nyo lang ano yung mga possible scenarios. O ito sa pera, paano ang setup natin sa pera? O ito sa pag-aalaga ng bata? O ito sa pag-trabaho? Pag-manage ng bahay. Pag-manage ng bahay, roles, husband-wife roles, properties, ano pa ba, religion, sex, and all those, no? Maraming pwede nating pag-usapan, different scenarios na hindi kailangan ng living in. May advantage yung living in, meron din siyang disadvantage. Puro doon sa mga naririnig mo, hindi masyado napopromote yung disadvantages. Kasama na doon yung pag kasi kayo nag-live-in, hindi mahirap na hindi rin kayo magtalik. Pag nagtalik kayo at kayo naghiwalay,
medyo iba yung sakit sa puso. Meron kasing nasisipento sa utak natin na yung flow ng mga hormones and oxytocin na nasisimento yung attraction. Mm-mm. Na pag nag-decide kayo maghiwalay, medyo mas masakit. Kaya maraming heartbroken doon sa mga sexually active na partners na hindi nagkakatuluyan. Number two is, yun na nga, may mga stigma, away sa parents, ganyan. Although, kung engaged na, merong konting-konting leeway na yung iba para daw ma-check yung kanilang sexual compatibility. So, yan, medyo i-discuss nyo sa isa't isa. Again, yung advantage and disadvantages. Paano kung mabuntis, tas ayaw nyo pala, hindi pala kayo sexual compatible, yung bagong isip nyo, meron na biglang commitment yun kasi meron ng buhay na nabuo. Oo. Ang sa akin kasi, ang take ko naman dito is parang mas risky siya if and when, kunyari, they decide to live in together. Mm-hmm. Tapos may ma-discover ka na hindi mo kaya or hindi mo matanggap na kaugalian. Eh, naging active na nga kayo. Diba? What if lang to? Ito yung mga what if na pwedeng mangyari. Tapos what if makita, ma-realize mo, malaman mo after a month, pregnant ka. Mm-mm. Then it's going to be a different story. Mas complicated altogether, na. Na meron ng mas maraming komplikasyon. Rather than being on the safe side, na you wait for the day na ikasal kayo, 'di ba? Tapos tsaka mo unless matatag kang tao, 'di ba? Parang ganoon. Unless kaya ni Trisha na if and when that happens, kaya mo. Kaya mo mag-solo parent. Kaya mo mag-solo parent, kaya mong harapin kung ano 'yung magiging consequences ng actions mo. Kasi at for me at this point, 'di ba? Isang factor noon na nagdala sa akin sa failure was yung not listening to what my parents are telling me. Mm. Na very, very clear na yung signs, very, very clear yung talagang pwedeng mangyari. Pero ginawa mo pa rin. Pero hindi ko pinakinggan. So, inuna ko yung feelings ko na, kasi 27 ako, I know what's good for me and what's not good for me. Parang ganon. So, in a way, nagmayabang ako. And so, hindi ko naman sinasabi, ito rin ang mangyayari kay Trisha. Pero, if and when mangyari, Trisha, kakayanin mo ba rin siya na harapin ng ganun, 'di ba? Kasi yung naging journey ko diyan, medyo ano din, mahirap. At hindi ko 'yan i-wish kahit na sino, kaninong tao na napagdaanan 'yon kasi hindi siya biro, hindi siya ganun kadaling harapin, 'di ba? Ngayon, kung nandiyan yung mga signs na sinasabi ng parents mo, wag muna, take it easy, makinig. Kasi 'yun yung regret ko talaga na hindi ko napakinggan. At hindi ko in-honor yung sinabi ng nanay, tatay ko, ng mga kaibigan ko. Kasi kung nakinig lang ako noon, it could have been a different story altogether. Parang ganon. Yes. Ayan. Makikinig ako dyan, Trisha. Kasi first-hand experience talaga. Experience yon. Based on experience yon. Okay. Talagang, di ba? Nag-live-in din kami noon bago kami kinasal. And I thought, nung time na yon, makikilala ko siya. Eh pero oo nga, nakilala ko siya. May nakita nga akong something, pero hindi ko pa din pinansin. Tinuloy ko pa rin. Dahil nandun na. Dahil nandun na, at ayoko mapahiya ang tatay ko dahil ako yung unang anak na ikakasal, tapos ganito ang pangyayari. Eh tapos nabuntis din ako. Di wala nang atrasan. Wala nang atrasan. O di ang nangyari, ang mahal ng binayad ko sa annulment. pero kami naiintindihan. Pero nandun na kasi yung sign, sinasabi na sa'yo, wag mong gawin yan. May red flags na. May red flags na. So, hindi ko naman sinasabing yung kanyang karelasyon is not a good person for her. Pero meron kasing pwedeng mangyari somewhere along the way. Yun ngang engaged na bago pa lang, ang dami nangyari eh. Hindi rin nagtuloy eh. O, di ba? Live-in pa. At saka maraming ibang paraan para ma-check natin kung compatible kayo talaga. Or, kung para makita mo yung ibang ugali. Kasi pwede naman, magpunta kayo sa mga experiences tulad ng may kilala kong couple. Lagi silang nag-hiking. Yung alam niyo yung mga mahihirap na adventure. Yung makikita mo talaga yung haba ng pasensya ng taong ito. Yung stress. Hanggang saan yung stress level. Kung babatuhin ba ako ng pinggan nito after. At paano siya mag-isip under pressure. Yes. Paano siya sumagot pag emotional, pag pagod, pag ganyan, pag-inis. So makikita mo yan in other ways, hindi lang sa pag-live-in.
And then the other one, like kami, kami naman mag-asawa, sabi namin, oh, attend tayo Discovery Weekend. No? You know, yung program or kahit anong marriage preparation na talagang intensive na program. Mm-mm. Kasi doon, hindi ko alam kung hanggang ngayon, no? Meron daw reputasyon ng Discovery Weekend na pinaghihiwalay nila yung mga couple. Sinusubukan. Oo, sinusubukan paghiwalayin. Sabi ko, hindi. Well, nung napuntahan naman namin, hindi naman totoo yun. Pero sabi ko sa loob-loob ko, kung hindi namin kaya mag-survive ng isang weekend retreat, eh hindi kami mag-survive ng happily ever after, ng till death do you part. Mm-mm. So matapang ako na kahit may reputasyon siyang ganun, susubukan namin dyan. Mm-hmm. Ayan naman, hindi naman naka-live-in eh. Kahit na stay-in sila sa retreat house, yung mga girls magkasama, hiwalay. Boyfriends magkakasama. So, hiwalay talaga. Oo. Pero, may activities, maraming pag-uusap. Yun nga, sabi niya, gusto nila mapag-usapan yung setup. So, kasama yan sa mga pag-uusapan talaga, intentionally. Yeah. Hindi lang in passing, ay, ayokong pag-usapan ng usaping pera kasi awkward. Hindi. Yeah. Kailangan yung harapin yan bago kayo ikasal. At para kung may red flags, makita mo na, nandyan talaga yung intentional question. Na, kasi pwedeng tatlo yung posibleng mangyari. Number one, confirm. Compatible kayo. Lahat ng values, pareho, tuloy ang kasal. Number two, uy, marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Sige, postpone muna ang kasal. Number three, ay sobrang dami nating pinagkaiba. Hindi tayo marunong mag-usap. Walang marunong magbigay at makinig. Maybe we're better off with other people. So thank you for the memories and hiwalay. No, third option was you break up amicably before the wedding. So, pero at least, ayan, hindi mo rin kailangan mag-live in. Pero if you're honest with yourself, yung mga sasagutin mo sa workshop, sa seminar, sa retreat na yon, ay magtutulong na, makakatulong na sa paghahanda at sa pag-discern kung kayo nga talaga ang para sa isa't isa. Yeah. Oo, kaya pag-isipan mo yan mabuti, Tricia. Sana'y nakatulong kami ngayong gabi. Maraming maraming salamat, Coach Isa. And of maraming course, salamat din. And again, no, pwede kayo magpunta sa Discovery Weekend, sa Love Institute. Meron din kami mga one-on-one marriage preparation. Yan talaga. Tutulungan namin kayo mag-isip. So para mas lalo pang mahimay at matulungan si Tricia. Mahimay. Yes, and lastly, gusto ko lang bumati sa aking Gigi, God's gift, Miha, baliktad ng honey, na nag-celebrate na kanyang birthday kahapon. Happy birthday, Miha Randall. Oh, I love you. Oh, belated happy birthday, Miha. Ang galing ah. Ang cute naman ang tawagan. Happy oo birthday. Nga, eh. Baduy kami, baduy. Oh. Maraming salamat, Coach Isa Tabayoyo. Thanks, Coach. At naku, sana'y nakatulong tayo kay Beshi, Tricia. At kung meron po kayong kwento o suliranin na nais ibahagi, ipadala lamang po yan dito sa amin sa Teleradyo Servisyo. Viber number 0919278300 at babasahin po natin yan dito sa Nagmamahal Beshi. O paano? O paano, Tricia? Samahan mo ng dasal. Lumipas na naman hong dalawang oras at kalahati. Eh, dalawang oras lang pala. Dalawang walang oras nating balitaan at kwentuhan. Bukas po uli, holiday pa rin po bukas. Pero sa mga may pasok, ihanda ang sarili dahil kakahit puli uli tayo bukas. Good night po muna. Ako po si Johnson Manabat. At ako naman po ang inyong Chang Ami Perez Castillo. Hanggang tomorrow, sleep tight, mga kasalo. Good night. Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa istrenta na. DWPM, Radyo sa istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1 TFC. At